Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Hello everyone, FNC presents The House of Advice together with me, Morengs, at syempre, isa sa mga unang guest natin for tonight. Walang iba, kundi ang do ng Dorengs. Wow! We have Doc Levin! Ano? Ayun, good evening guys. Ayan, isang karangalan ng maimbita mo dito, madam. Ano mo, lagi ka naman dito. Lagi ba? Pero batiin mo muna lahat ng mga nanonood. Oh, shoutout sa mga nanonood dyan at nagba-brown, ano ba yun? Brown hearts. Ayan. Shoutout. Guys, please don't forget to share the live and use the hashtag Fairfax Network Channel. And mag-comment na rin kayo ng mga gusto nyong tanong because this episode is very exciting for everybody. Kasi ngayon, iba-iba yung mga questions ko patungkol naman sa mga lalaki and how they feel about a certain situation. Mm-hmm. Kaya naman, press one sa lahat ng mga nandito. Guys, share nyo yung live. Make sure to share the live para mas madami tayong makapanood. And of course, ngayon, ready ka na ba, Levin? Always ready. Oh. Pero kamusta muna yung naging week mo? Okay. Napag-usapan na ba natin yung New Year? Hindi pa, di ba? Hindi pa. So, kamusta naman yung naging New Year mo, Levin? Okay naman. Nagpaputok ako. Ooh. Ikaw ba? Nagpaputok ka ba? Anong tawag nyan? Yung... hindi ka naputokan o nagpaputok? Hindi. Safe naman kami. Lucis, ganun. Ah, Lucis, tama. Lucis. Ako kasi, sintro ni Judas sa mga ganyan. Akala ko hindi ka nagpapaputok. Depende sa sitwasyon. Alam mo, ayokong nababahiran dito ng ano. Paputok, bagong taon eh. Ha? Bagong taon, paputok. Ah, pag bagong taon ba, matik, dapat nagpapaputok? Depende. Hindi naman. Siyempre, New Year eh. Yun ang kinagisnan. Mm. At sa Batangas, eh, yun ang gaway namin. Pero looking back sa 2022, ano yung pinakamagandang nangyari sa'yo ng 2022? Yung dumating ka. Tigil. Charis. Siyempre, yung andito tayo sa Fairfax Network Channel at nagkakameron tayo ng community. Mm. Di ba? Nagkaroon ng community? Oo. Oh, diba? Sabi mo. Oo nga. Oh, yun. Saka yun, nasa The House of Collab, syempre. Oo, yun. And ngayon, hindi. Pero ako naman, one of the things, best things na nangyari sa akin is probably also The House of Collab. And at the same time, Fairfax Network Channel. And of course, at the same time, eto, meron tayong, ano, parang nabuo natin yung Team Dorengs, yung Team Morengs. Super thankful ako kasi I did not expect this coming. Diba, sa simpleng pagbabardagulan natin, parang nakabuo tayo ng community, ng family na hindi natin ina-expect. So happy ako, kaya naman sa lahat ng mga tao dyan na nanonood, shoutout sa inyong lahat mamaya. Shoutout namin kay Annabelle, kay Kathleen, kay Peel, kay Gracie, sa lahat. Kay Monera. Susko, kinikilig na lagi namang mga may charis. Sige. Oh, wag ka kasing magcharis ng magcharis. Kung kinikilig kay pakita mo. Oh, sorry. Oh, ano ba? Oh, eto naman, what is the best thing? Paano mo naman na masimulan yung ano, New Year mo? What's the best thing that happened to you nung pag-open naman ng New Year? Pag-open ng New Year, syempre, yung bumalik ako dito, tapos nakita kita. Tapos, siyempre, nasa segment tayo. Oo. No, parang alam mo, pag-open ng New Year sa amin ni Levin, both kami nagkaroon ng solo shows. Diba? Na parang related din naman yung shows namin sa akin, all about life, kanya naman, goals. And we are very much happy with all the blessings that's coming our way. Diba? Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ganun. Kaya naman, thank you sa lahat ng mga nagtitiwala. Thank you sa lahat ng mga... ng ano? Si Derek kasi tumatawa. Ay nako, sige na nga, hindi na nga ako. Pero ito, going back sa topic naman natin. Ngayon, iba't ibang questions yung ilalatag ko pala.
ilalatag ko sa'yo. And ito yung mga questions na gusto kong malaman from guys. Kaya medyo usapang lalaki to, na-insert lang ako. Kasi ang mga, ano ko talaga ngayon, ang mga, ang tawag nito? Share the live guys ah. Ang, oh, share nyo yung live ah. Yung mga guest ko dito is all about, mga lalaki talaga. So una doon is, ikaw, pag nagka-jowa ka o kung may jowa ka ngayon, oh, okay lang ba sa'yo na ikaw yung bumibili ng napkin? Or pag inuutusan ka na parang, love, paano wala na akong napkin, tapos meron ako, pwede bang ibili mo ako ng ano, oo, napkin? Oo naman, walang problema. Hindi na, hindi ka nagdadalawang isip na parang, ay, parang hindi, hindi pwede. Hindi naman, syempre, kung mahal mo talaga, gagawin mo lahat. No. Papabili ka ba? Hindi. Alam mo, magpasalamat ka kasi madami akong stock dyan. Ay, madami ka. Mm-mm. Eh, pag naubusan. Bibilan mo ako? Oo. Totoo? Kailan ka ba magkakamero? Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko alam eh. Okay. Okay, para sa'yo okay lang. Hindi ka hindi nababawasan yung pagkalalaki mo pag ganun. Hindi naman, Diyos ko. O, sasabihin ko pa magtitinda. Napkin nga, ate, kuya. O, mm. Walang problema. O, sa 7-Eleven nga, bumibili ako ng mga diretso. O, walang hunos balingos. Bakit? Hanggang ngayon, bumibili ka pa rin ng gano'n? Hindi na, oh. Hindi mo nagagamit eh. Oh! Charis lang. Oh. Yan, charis ka na naman. Pwede may content yun. Oh, ito naman, Levi. Next question. Mamay tatanong natin to dun sa guest talaga natin. Pero paunahin lang natin si Levi. Next, how about sa pagdadala ng bag? Alam nyo si Levi kasi, honestly, medyo tamad siya. Medyo hindi niya ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang lalaki. Ooh. For example, sa pagdadala ng bag, is it okay with you na pag nagka-jowa ko or nililigawan, oh may gusto kang babae, kahit hindi mo pa nililigawan, willing ka bang dalhin yung bag na yun? Oo naman, kahit maleta pa yan. Wow, kaya pala, never ka naman nagdala ng bag. Pag may inuutos nga lang ako sa'yo, ayoko mornings, pagod ako sa katawan ko. Sa bag. So, bag lang yung tinatanggap mo? Eh, yung bag yung usapan natin eh. O, kahit anong gamit. Okay lang. Oo naman, syempre, baka mabigatan ka o maano. Siyempre, pagdadala kita. Ang bait-bait mo pag dito sa segment ko, hindi. Pero pag tayong dalawa lang magkausap, pag bardagulan, ha? Eh, bardagulan, eh, pag seryoso, pagdadala ko naman. Eto, sa harap ng lahat ng Team Dorings at ng mga nanonood dyan, so, willing ka nang pumayag sa lahat ng mga pwede kong i-favor sa'yo. Go! Promise. Oo naman. Dali, o. Oh. May usapan po, i-content ko to para lahat ng utos ko sa kanya sundin niya na. Oh. So, willing kang dalhin yung bag. Oh, bag lang eh. Ano ba naman problema so, sa bag? So, for example, nag-gym ka ngayon. Oh. May papabili ako sa'yo. Lalabas ulit? Hindi. Pauwi ka na eh, oh. Gym. Bilang mo naman ako ng DQ. Ang DQ, ang layo-layo ng DQ. Pero pwede. Oh. Ang layo-layo. Oh, Starbucks. Go. Alam mo, may ipag-grab mo na lang. Oh, tingnan mo. Ilang beses ko na kasi siyang inutusan. Alam mo yun eh, kasi ang mahirap sa akin, yung parking, napakahirap ng parking. Uy, may drive-thru ang ano ha, Starbucks. Ay, siya, hindi ko alam. Uy, mayroon. Ay, sa na, mali. Alam ko na. Oh, di pwede ako mag-drive-thru. Sabi ko nga sa kanya, uy, lambing lang, Levi, no? Pwede bang ano, bilhan mo naman ako ng Starbucks? Oh, sige, sige. Tapos pag uwi niya, ang dami niya ng reklamo. Sakat na kasi ng katawan ko, hindi na kasi pwede. Oo nga. Bukas. Promise. Oh, dali. Ano flavor? Ice white choco mocha with caramel drizzle. Okay. Oh, promise yan ha. Bukas. Bukas. Pag yan wala, sinasabi ko sa'yo. Oh. Please, ebidensya to. Iko-content natin to bukas para makita niya at sagutin niya na. Okay. Okay. Ito naman, isa sa mga pinaka-controversial na pinag-usapan noong 2022 ay yung pagbabayad ng bill sa first date. Oh. Itong date na to, ito yung pinakaunang nag-meet kayo, pinakaunang nagkita kayo, pinakaunang nagsama kayo, kumain mo kayo, nag-picnic kayo, lumabas kayo. Sino sa tingin mo ang nagbabayad ng bill? Yung totoo ha? Lalaki, syempre. Lalaki? Oo. Oo. Kasi di ba parang pinagtatalunan, may ibang sagot na hindi, dapat okay lang yung 50-50, parang ganun. Kasi what if wala naman daw pera yung lalaki, parang ganun. Eh di kung walang pera, eh di sa tabi-tabi na lang, wala namang, hindi namang problema kung ano eh. Mm-mm. Tsaka alam mo, against talaga ako dun sa dapat 50-50. Lalo na pag first date. First date yung pinag-uusapan na. Ibig sabihin, pinakauna. Ang pinakamahirap kasi dyan, as lalaki, hindi ka dapat mag-aya ng date kung alam mong you are not capable na ilibre yung siyempre. Ide-date mo. Diba? Tignan mo si Levin. Alam mo, milyonaryo na to, pero... Grabe ka naman. Nagpapalibre pa to ng DQ. Kanina ako nagpalibre. Hindi, nilibre ko nga kayo. Oo nga eh. Pero sa pilitan pa. Biro lang kasi yun. Siyempre. Ano ba ito? Inaaway ko ba si Levi sa show na ito? Hindi. Pero nililibre naman ako ni Levi. Siyempre, pag lalaki, pag unang date, dapat lalaki kahit nga pangalo eh. Mm-mm. Ano ba yung naging first experience mo sa first date mo nung sa mga nakalandian mo? Wala. Yun, first date. First date. Yun, ako magbabayad. Ano yung pinaka-expensive or ano yung maximum na pwede mong gastusin sa first date? Kahit magkano.
Wow! Sky is the limit? Sky is the limit. Oh my God. Hindi mo, pwede naman sa lume yan. Diba? Umorder ka ng limang jumbo, maubos mo ba yun? Hindi, paano kung hindi doon? Kung siya po pipiliin mo, siyempre, diba? Oh. Saan mo gusto? O paano kung pumunta ka ng Wolfgang? Or... pwede naman. Oo naman. Magkano ba steak doon? Parang 5K. May 5K ba, diba, Derek? 5K ba yun? Pagtatrabaho ka naman yan. Direk, nakita mo yung sinent na sahod sa kanya, di ba? Pwede naman. Pwede naman. Oh, minsan lang naman kayo mag-date, di ba? But nga ang sweet ni Doc, naninibago daw sila. Kasi nag-aaway na kami. Pinagtatalunan na namin yung mga... okay naman kami sa Bardagol, pero may mga times na ganito. So, ayun. Kung Wolfgang naman, kung first date, okay lang. Pero kung second date at Wolfgang pa rin, aba, maghati na tayo. O ako din. Pag second date naman, yung alam nyo nakagaanan mo na yung loob ng taong yun, I think okay na yung 50-50. Pero sa first date, guys, sorry kung hindi pa kayo, kung wala pa kayong enough na pera para kahit ilibre man lang siya ng kahit anong pagkain, huwag muna kayong mag-aya. Pero pag sa second date at gusto nyo naman na pareho, I think okay lang yung second date na yun eh. Third date, fourth date, pero first date, against ako dun. Bahal, i-bash nyo akong i-bash. Pero against talaga ako dun. Huwag mo kong ayain makipag-date kung wala kang pera. Kinagalit. Hindi, kasi maraming nagtatalo eh. Tsaka may na-remember ako, ano? May date dapat tayong apat nila kayo. Oh, dituloy natin. Ba't ba apat kasi? Gusto ko dalawa lang tayo eh. Uy, ano? Oh, di ba ilang beses na tayo nagplano na dalawa lang tayo? Talaga. Hindi natutuloy. Ituloy natin. Kailan? Soon. Di ba? Next week. Next week. Ang galing-galing mo sa ganyan. Soon nga kasi. Hindi na ako naniniwala. Kaya pag inaaya ako ni Levin, sige, parang ang sinasabi ko, okay. Kasi alam ko hindi na matutuloy. Matutuloy. Iba-vlog natin yun para alam ng taong natuloy. Uwe. Promise. Saan mo ba gusto? Ha? Siyempre kahit saan. Pwede naman, ano. Alam mo yung gusto kong ideal ngayon, dahil nandito na ako sa Metro Manila, feeling ko yung pinaka-ideal na date ko ngayon. Alam mo yung, ano, Derek, yung parang pupunta kayo sa isang, ano, yung gagawa kayo ng cake together. Diba? Merong mga ano, cake? Meron yun. Ginawa yun ng Shark eh. Si Justin tsaka ni RC. Parang pareho sila nag-bake sila ng cake. Parang naging bonding nila together yun. Nag-design sila ng cake. Though ako yun, alam ko naman, iba kasi yung trip ni Doc. Gusto niyo mga gym together. Oo. Gusto ko yung mga movie date lang. Mga ganun. Movie date? Ano pa? Ano pa yung mga ideal dates? Kung aayain, kung ikaw magpaplano ng date natin together, ano yung mga date na ipaplano mo for me? For example lang. Digi, kain tayo sa resto, tapos movie, ganyan. Tapos... ano na tayo? Chillax, chillax. Massage. Bakit? Oo. Pero ito ha, pag nag-date na tayo, hindi na ba tayo ano? Hindi na ba tayo mag-aaway nun? Ramdam ko mag-aaway pa din tayo. Dalawa lang tayo, hindi na tayo mag-aaway nun. Pag dalawa lang tayo. Pag dalawa lang tayo. Ah, so ibig sabihin, kaya mo ko inaaway kasi facade mo na lang yan. Hindi, parang syempre, yan na lang pinapakita mo para hindi ka, kawa. Hindi ah, syempre, ano lang, kulitan lang mo, kulitan moments yun. True daw. Parang alam mo pag tinatry kong maging sweet kay Levin or yung alam mo yung normal na pakikitungo, hindi talaga. Parang siya yung mismong naninibago na marami siyang sasabihin na wag na nga mag-away na lang tayo. Di ba yung random ko siyang ihahag or hahawakan. Parang mas okay tayo sa nag-aaway tayo eh. Or hindi ka lang sanay na sweet ako sa'yo. Kasi tinatanong nila, sino ba daw mas clingy sa ating dalawa? Ikaw o ako? Ikaw? Excuse me? Ikaw, sa totoo lang, ikaw. Clingy ako, pero ngayon na lang to. Kasi nga tinatry ko. Pero dati, si Doc talaga, ibiruin mo, pumupunta pa siya sa room namin para gisingin ako. Pumupunta pa siya sa room para, uy, kain tayo. Tapos dati siya talaga nag-aaya ng content. Kaya tayo. Nga, yun nga eh, hindi mo naman ginigising lahat doon. Ako lang ginigising mo. Uy, ginigising mo. Ko si Kuting. Uy, gising. Tapos yon, tapos ngayon, no, later part na parang nagkaroon na kami ng understanding na as a friend or nagkaroon kami ng understanding na dapat tigil-tigilan na natin yung mga ganyan. Nag-ano na kami, parang ako na rin. Ano nagiging, na rin? Hindi, nagiging sweet na rin ako. Pinupuntahan na din kita sa room. Hindi mo ako pinupuntahan. Ha? Oh, inaaya ako ito. Sabi ko, Levin, tara content. Levin, tara kain. Levin, samahan mo naman ako sa baba. Ganun. Pero dati, hindi. Parang nahihiya ako. Parang ganun. Mas maganda away. Totoo? So, paano yan? If ever, ano? Feeling ko hindi naman tayo mag-away pag tayo lang dalawa. Bakit? Bakit sa tingin mo? Wala lang. Feel ko lang. Totoo ba? Oo. Try nga natin. Mm-hmm. Yung tayo lang dalawa. Soon. Okay. Oh, next question. Okay, next question. Next question is first move. Oh. Ngayon, now, dahil 2023 na, madami ng...
parang madami na sa mga tao yung okay lang na kahit babae na yung mag-first move. Ngayon, bilang lalaki, as someone na nanliligaw, as someone na gumagawa ng first move, okay lang ba sa'yo? Para sa akin, hindi. Bakit? Eh, syempre, dun tayo sa, ano, sa good old days na lalaki yung talagang una. Paano pag may nagkagusto sa'yo? Hintayin mong yung lalaki yung mag-approach. Pero kung ayaw ng babae, di matatanggap naman. Hmm. Ayun, para sa akin. So pag may nag-approach sa'yo na, Levin, gusto kita, kahit medyo gusto mo yung babae, hindi ka payag sa ganun. Eh, mapag-uusapan naman, pero yung tama talaga para sa akin, lalaki muna. Eh kasi guys, 2023 na kasi, parang alam mo yung ngayon, nagbabago na rin yung generation and at the same time, nagbabago na rin yung takbo ng panahon. Diba, may mga babae na parang ang hirap para sa amin na may mga times na mahirap maghintay lang, lalo pag may gusto ka. Kaso nga lang, ang mahirap din sa amin, pag nag-first move naman kami, parang ginajudge naman kami na ibang tao na, ay, desperada, parang ganun. Kaya, di ba? Eh, hintayin mo na lang na yung lalaki mag-first move. Paano kung hindi siya mag-first move, pero gusto ko siya? Eh, maghintay ka lang, malay mo. Paano nga kung hindi talaga mag... Kaya nga, 27 na, single pa rin. Alam mo, stop saying 27, ang memo mo. At 26. Feeling nitong, ano na to. Eto, paano naman sa pag-aaway? For example, nag-away kayo. Unang magsasorry, sino sa tingin mo yung dapat? Ako kasi, ako mapagkumbaba ako sa ganyan eh. Hindi ko kayang may kasamaan ako ng loob. Sa totoo lang, mapang-asar lang ako at mapang-ano, pero yung ayoko yung masama yung loob sa akin. Excuse me, isang beses ka lang mag-sorry, pag hindi ka pinansin, nag-walk out ka na agad. Ayun na yun. Yun na yung sorry mo? Ang tigas mo din kasi. Paano hindi? For example, na-offend niya ako. Tapos alam niya na-offend ko siya, na-offend niya ako. Tapos parang nararamdaman niya na nakukonsensya siya, pupunta siya sa kwarto. Mora yung sorry na, hindi ko naman sinasadya yun. Huwag ka naman ganyan. Tapos ako hindi ko siya papansinin, bala ka dyan, magbago ka. Mora yung sige na nga, ayaw ko sa'yo doon, huwag mo na ako pansinin. Tapos alam niyo, dahil natamaan siguro yung ego niya, biglang hindi niya rin ako papansinin. Kasi naman, 20 minutes na. Mag-walk out siya, sasabihin niya, okay. Kasi 20 minutes na. Diyos ko, ang tagal-tagal. Uy, may ibang suyuan na 1 hour, 2 days, 3 days. Ay, doon ka magpasuyo. Ayan, ano? Nakikita mo? Di ba? Oh. Kayo guys, ano, feeling nyo, sino dapat ang mag-sorry kapag nag-aaway yung ano? Yung magka-relasyon? Lalaki, na may jowa syempre. Kung depende sa mali. Pero ano, lalaki. Tapos, wag na magpa-baby-pa-baby. Nag-sorry na nga eh. Uy, may mga lalaki ding pa-baby ha. Excuse me. Eh, syempre, pag nag-sorry ganyo, nag-sorry na nga yung tao eh. Ito, 30 minutes pa magpapa... Direk, isipin mo, 30 minutes lang yun. Tapos pag nag-walkout ako, hahabulin, magagalit. Ay, hindi kita hinabol nung nag-walkout ka. Sabi mo, ba't ka bigla? Hindi, hindi ko siya hinabol. Nung nag-walkout, nung nasa live, diba? I miss you, Nadine! Hello sa family ni Nadine, kay Chong at kay Tita, hello. Diba? Inano kita, anong tawag nun? Winockoutan, hindi ko naman siya nilapitan, bumaba na lang, hindi ko pa rin siya nilapitan, kaya kami nagbate, kasi may dapat kaming pag-usapan or nag-content kami. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, ang sama ng ugali mo. As someone na nagkamali, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Oh, sorry. Sabi ni, ngayon ko pa magsasorry, sabi ni Lucky Boy Galang, lalaki talaga. Ano yun? Ang babae po kasi pakipot, Doc, need po, oh, diba, need ng suyuan. Sabi naman ni Andre, ayan na, hindi kami nag-aaway. Iba yung pakipot niya eh. Isang araw? Oh, yung iba nga 1 week nag-aaway ah. Ano, isang araw ko tayo susuyuin? Kailangan kong mag-live sa Kumo? Kailangan kong mag-ano? Aba? Hindi naman sa sinasabing holding mo akong suyuin. May mga chance kasi nahayaan mo lang, tas suyo ka mamaya. Hindi yung parang 10 minuto ko pala nagsusuyo. Parang ikaw pa yung mas galit dun sa nagawan mo ng kasalanan. 15 minutes yun. Bakit may inoorasan naman? Diyos ko, nagsusorry na nga yung tao. Umakyat pa nga sa kama mo. Para mag-sorry. Nagluhod-luhoda na nga. Eto pa, alam niyo yung sinabi niya sa live? Sabi niyo, so naniniwala ka pa na may doorings? Tinanong ka ni Kate noon, anong sagot mo? Wala. Tapos na hindi, yan, hindi. Ko. Gusto ko lang sabihin. Sabi niya, hindi, wala na. So matutuloy pa ba yung debate niyo? Hindi, kasi nagkagalit-galit na eh. Okay, before anything else, before pa kami nagkagalit noon, kinancel niya na yung date kasi may binyag daw siyang pupuntahan. May pinuntahan naman ako. Ba't sinabi mo sa live na ako nag-cancel kasi nagkagalit? At saka take note. Sorry, ako. Sabi niya, nagluhod-luhuran na nga ako. Sabi pa ni Kate. Biro lang yun, naluhod-luhuran. Di ba lagi sinasabi ni Kuting yun? Ginaya ko lang si Kuting. Hindi, ang sinasabi ni Kate, kahit magluhod-luhuran ako. Okay, hindi niya sinabi nagluhod siya. Akala tuloy ng iba ako yung super pakipot na parang hindi po siya nagsasorry. Huwag mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Talaga, kasi walang magtatanggol sa akin. Ako. Next question. Okay, next question.
Parang tagal ng 30 minutes na to. O gusto mo na ba akong umalis? Hindi naman gusto nga kita kasama sa bawat show ko eh. Oh, anong show ba? Which is makakasama ko naman na siya. Mm. Okay, next is, eto. Isa sa mga controversial din at pinag-uusapan na lahat. Yung pag nagmo-mall kayo, tapos yung babae, pupunta ng Watson's yan para mag-shopping. Ngayon, pag nag-shopping kami, anong gagawin mo? Maghihintay ka ba sa labas or sasamahan mo siya mag-shopping? Mainipin kasi ako sa ganyan eh. Di, halimbawa, nagsa-shopping ka, pupunta na ako sa gusto kong puntahan. Grabe naman. Halimbawa, doon sa mga laro-laro, games-games. Kahit 5 minutes, nagsasawa na siya agad. Hindi, kasi mainipin talaga ako kasi sa traffic kahit nagda-drive ako, mainipin ako. Mm-mm. So, yun. Eh, kung may mahaba, kung maghihintay ka, kung magbibili ka ng madami, di babalikan na lang kita. So, mas gusto mong mag-solo kaysa samahan ako sa hobby ko? Hindi naman, sa gusto kong gawin. Ano ba bibilihin mo? For example nga, skincare, ganun. Ay, di sasama kita kung gusto mo eh. Oh, di bubuhatin ko yung binili mo. Yun lang? Oh, basta sasamahan mo din ako. Oh naman, kasi usually, kapag nagde-date kasi sa mall, mag-gym? Guys, tinanong niya ako ng seryoso. Hindi mo rin, seryoso na tanong. Kapag mag-gym ba? Kapag mag-gym ka ba, siseryosohin? Sabi ko, siyempre, ano, magbabayad lang ako doon. Mag-gym tayo, gym vlog tayo araw-araw. Ano? Araw-araw, magsasawa yung tao doon. Ay, hindi, di, tatlong vlog araw-araw. Oh. Isang gym, isang kain, isang ano. Oh. Ay, nako. Oh, di ba, gusto niyo guys, press one. Pero ito nga, pagkadating doon sa ano sa Watson. So hindi mo talaga ako sasamahan. Usually kasi ako nag-aaya ako. Ilang beses kitang inaya, 'di ba, nung nagkakaroon ako ng mga mental breakdown, 'di ba, inaaya kita. Labas tayo, sobrang napapagod siya. Tapos gusto niya wala kaming gawin. Eh kasi nga ano ko eh, mabilis akong mainip eh. Pero yung ex ko kasi dati, hindi kami mahilig mag-mall-mall. Kain-kain lang kami sa labas. Mm-mm. Tapos yun. Pero tandaan mo naman, iba-ibang babae naman. Tara. Oh, bukas, mag-Watson ka. Ito naman, lahat ng sagot mo, puro bukas. Ay, tara. Ano? Mag-Watson ka. Tama ka na. Ano bang iwa-Watson mo? Para dalawa naman natin ang bibili mo, di intayin na kita. Magkatagal ka ba sa Watson ng isang oras? Hindi naman ako, hindi ako mahilig sa Watsons talaga. I-shopee ko na lang yun. Pero ang tinatanong ko naman, hindi lang naman para sa akin, kundi in behalf of the girls na mga mahilig naman mag-Watsons. Sasamahan. So sasamahan mo pag nagka-jowa kang mahilig sa Watsons. Oo, sasamahan. Kahit isang oras. Mahilig din naman ako mag-Watson eh. Anong binibili mo sa Watsons? Skincare, tsaka yung ano, mga kung ano-ano nakikita ko doon. Oo, nakakabudol yun eh. Okay, next question. Oh, dami nag-press one, oh. Gusto daw na yun. Uy, 400 yung viewers! Bilisan mo na, tanungin wow! mo na. Wow! Eto naman. Eto, isa din sa mga pinag-aawayan madalas at naiinis yung mga lalaki, it's because of the idea na kapag aalis, kapag babae yung matagal, kailangan hintayin. Pero pag ano, yung... Hindi, for example, pag umaalis ka, di ba, umaalis tayo, may date tayo, tapos biglang... may usapan tayong 9:30, tapos ako hindi pa ako nakapag-prepare, tapos ikaw tapos ka na. Pag ako yung nagpa-prepare, naiinip. Pero dapat hintayin ako. Pero pag yung mga lalaki nagpa-prepare, di ba parang mainipin yung mga babae? Napakabilis lang ng lalaki mag-prepare. Oo nga. Pero maiintindihan mo yun? Or... Mainipin talaga ako sa ganyan. So kung may jowa kang matagal mag-prepare, anong gagawin mo? Hindi. Siyempre, agahan mo na lang. Dapat may oras tayo. Matatraffic pa tayo kung may pupuntahan. Okay. So mag-aaway pa kayo, ganun, di mo na lang siya pagbibigyan, nahahayaan na lang. Minsan nahahayaan na lang. Kung mag-cocos ng away, di magpakumbaba na lang. O sige, kahit late ka, di ikaw na ang tama. Ibang level yung kaharap ko ngayon. Hindi, kasi naman. Mga true to life namin, kapag ganyan, lagi na siyang nagagalit sa amin na parang, Mornings, ano ba yan? Ang tagal mo, halika nga dito. Kaya nga, dapat bilisan mo. Kasi kami lalaki, mabilis kami mag-gayak. Pero kailangan nyo na maintindihin, nagme-makeup din kami ha. Mas agahan nyo kung alam nyo mali-late kayo. Kung ba kasal lang pupuntahan nyo at kasal lang alas 9, alas 10 ka darating. Iba naman yun, pero may mga dates kasi talaga na parang matagal kaming nag-ano. Hindi pa pwede yun. Halimbawa may attend ng kang party, alas 10 ang call time. Mali-late ka. Aba, yung nakakahiya yun. Weh, kahit late ka naman madalas. Hindi ako nalilate sa mga ganyan. Anong message mo doon sa mga lalaki, mga babaeng matagal gumayak? Kung alam nyo matatagal lang kayo at alam nyo matagal kayo mag-ayos, agahan nyo na. Hindi yung pa-MMM pa sa huli na, matagal ako mag-ayos eh. Siyempre, gusto namin maging maganda. Oy, agahan mo nga.
alam mo, wala na akong masabi kasi tama naman siya. Oh. Pero technically kasi may mga times na ganun talaga. Alam mo yung ready ka naman na kaya mong mag-early. Pero pag hindi mo kasi feel mag-ayos, hindi mo talaga ramdam mag-ayos. So paano, 'di ba, mag-gym ako. Hmm. Tapos magkasama tayo araw-araw. Syempre kahit gym yun, I want to look good. Diyos ko. Oh. Oh. Oh, payag ka pa rin ba na isama ako sa gym araw-araw ka, kahit ganun? Basta i-remind kita na mag-ayos ka na. Pag ayos na ako at hindi ka pa ayos, eh, mag-push up ka na lang dyan sa kwarto. Ano? Ito yung kinakatakot ko. What if nag-enroll ako, Levin, tapos magsawa ka agad na naisama ako? Iwan mo na ako bigla. Hindi. Dinasayang yung bayad ko. Ba't kita iiwan bigla doon? Hindi, iwan mo ako dito. Ay, mag-gym hindi na lang ako. Parang si Kuya Ryan nga, iniintay ko 5 oras minsan. Kuya Ryan, no? May sinasabi si... Hindi, misa kasi bigla siya may hosting dati. Hindi, intayin ko. So, dapat sa akin din? Eh, gym buddies kami, pares kami ng buhat eh. Alam niyo ang difference lang kasi si Levin, mabait talaga siya sa ibang tao. Sa akin lang talaga hindi, promise. Oo. Ayaw mo nun, ikaw yung kakaiba. Pero wag ilagay naman natin sa lugar. Ayaw mo nun, sa'yo ko hindi pinakamabait, tas ikaw yung pinaka-importante sa akin. Wow. Ano mas gusto? So importante ako sa'yo? Malamang, lahat naman. Sino mas importante sa amin ni? Joke lang. Ni Kuting. Parehas. Oh, tingnan mo. Sabi niya, hindi daw parehas. Tapos ngayon, parehas kami ni Kuting. Hindi ikaw. Oh. Inapilitan na lang siyang isagot. Hindi naman, siyempre. Okay. Eto, paano naman pag hindi nakakaubos ng pagkain? Di ba usually? Or pag umorder kayo ng food. Di ba umorder tayo ng food? Tapos ngayon, naranasan ko na to kay Levin. Ewan ko lang kung nare-recall mo. Bumili kami ng food. Magkaiba kami ng flavor. Tapos I end up na hindi ko gusto yung food. Kaya humihingi ako sa kanya. Ito yung first time. Awkward pa tayo nito. Season 3. Nag-Enchanted Kingdom tayo. Tapos, dalawa tayong naiwan sa... Hindi kami close ni Levin nun. Honestly, na-awkward pa ako kay Levin nun. Oh. Parang malapit ka na ata ma-send home nun eh. Oh. Tapos awkward ako. Tapos kami lang sa Enchanted Kingdom. Sabi ko, ay, nakita ko siyang bumibili ng DQ. Oh. So, pumunta ako sa pila. Sabi ko, uy. Pero hindi kami close na. Sabi ko na, uy, bili ka ng DQ. Bili din ako. Sabi niya, sige. So, magkasama kami sa pila. Hindi kami nag-uusap ng matagal. Oh. Parang random na, kamusta? Awkward. Awkward moment. Ngayon, pagpunta namin doon, anong orderin mo? Sabi ko, wait lang, di ko pa alam. Tas nilibre niya ako ng DQ. Hindi ko ina-expect yun. Sabi ko, magbabayad ako. Hindi, ako na, sabi niya. Pinapilitan ako eh. Ano ba gagawin ko? Alang anumang singilin pa kita eh. Uy, magbabayad ako nun sa'yo. Kaya nga, siyempre, bil ng lalaki, kailangan ko ng... Bakit ngayon na nagpapalibre ako, hindi ko na napipilitan? Eh, diba, sabi nga nila, sa unang date nga, sa unang labas, ay tapos na yung una. Hindi naman kasi date yun. Hindi ba date yun? Nagkataon lang na nakapila ka, tapos nandun ako. Baka sa'yo, hindi first date. Oh, sa'kin first date na yun. Nag-date kami sa pila. Medyo matagal kasi yung pila nun, di ba? Nag-usap pa tapos, tayo. Tapos, oo, medyo nag-usap kami. Pero hindi yung usap na nagbabardagulan. Ang bait namin both kasi hindi kami nag-usap talaga noong season 3. Siyempre, si Patrick ang mahal na mahal mo nun. Hindi nga ako nagbimension ng pangalan. Tapos ikaw nagbimension ka ng pangalan. Sorry. Game. Tapos yun, parang, ang tawag nun? Yun, nag-uusap kami. Tapos nung kami na, anong orderin mo? Parang ang in-order mo, yung favorite ko. Na? Yung choco brownie. Yun kasi talaga yung favorite ko. Kaso lang, natakam ako dun sa mango cheese. So yung mango cheese yung in-order ko. Tapos siya, yung choco brownie. Tapos large pa yung binili niya sa akin. So sabay kami nun, umupo kami nun. Magkatabi tayo ng upuan nun eh. Bumalik kami kasi busy yung mga content creator. Kinain ko yung ako, hindi ko bet. Tas, pero hindi naman ako nakipagpalit sa'yo. Humingi lang ata ako sa'yo nun eh. Parang sabi ko, Levin, gusto mo. Kasi hindi ko gusto yung in-order ko. Hindi, okay lang. Tas ako, pwede pahingi ako nung sa'yo. Pero hindi ko naman hini. I mean, kung ganun. For example, may jowa kang ganun. Makikipagpalit ka ba ng flavor? Oo naman. Walang problema sa akin. Wag lang yung tipong naka-diet ako. Alam ba, yung chicken breast ko. Kukuhanin mo. Hindi ba pwede? Nakatimbang yun. Oh, kasi honestly, guys, agawan nyo na siya lahat. Huwag lang talaga sa diet niya. Si Kuti nga, kaunti pa, sasakalin ko. Laging binawasan yung chicken ko eh. Kasi promise, ang sobrang importante mo sa kanya pag pinagpalit ka niya sa gym niya. Or pinutol niya yung gym niya. Hindi para... Naman ako, wala naman ako, hindi ko naman pwedeng iwanan ng gym. Alam ko, kaya nga... Sinisingit ko lang. Kaya nga eh, yun na nga yung tinutukoy ko. Nung sinundo mo kami... na pinutol mo yung gym, naintindihan ko naman. Ayoko kasi kayo lang, pa ang galit. Hindi, ayoko lang yung yung inaaway mo ko, napagod din kami. Parang kararating na paano namin sa sakin mo. Guys? Ano ba yan, Morings? Pinutol ko yung gym ko para sa'yo. Pero yung masabi mo, send location. Nag-send location ako, nadudun ako. Aba, sa kabila ng location pumunta. Eh, kasi nga, send location. Same ng location, pero nasa second floor. Wala naman sa location na nasa taas ko or baba ka. Oh. Eh, syempre, bawal maghintay dun sa exit.
Diba? Tapos lagi sinasabi na, Morings, pinutol ko yung gym ko para sunduin ka. Oh, thank you! Kasi nagmamadali siya. Sabi niya, punta ka na dito kanina pa kami. Pagdating ko, aba, nasa kabilang exit. Mm. Ano yun? Pero ganon, yung food, for example, hindi ko naubos yung food ko. Willing ka bang kainin yun? Alin? Yung... Alin nga? Yung food. Depende sa food. Kung gusto ko yung food, di kakainin ko. Mm-hmm. Kasi madalas, may, hindi naman pinag-uusapan, pero for example, pag may food dito, tapos diba nakikihingi ka sa akin, pag kinakain ko, uy, Morings, pasubo. Tapos sinasubuan ko siya, tapos pag ayoko na, binibigay ko sa kanya, hindi mo na mamalayan. Parang lagi sinasabi, oh, sayo na yan. Pero hindi ko na nauubos yun, pero kinakain niya naman. Depende pag gusto ko yung mga pagkain. Ayun, ano pang next question mo? Ito naman, nagmamadali. Guys, ipa 500 viewers yun ah. Grabe! Last 20 viewers. Alam mo, last question na to. Eto, mabenta ka sa mga single moms. At dun sa mga ano, mga single moms or yung ano, yung mayaman na tita na walang asawa. Aminin mo, sa Kumu, sobrang benta niya doon. Hindi, may mga asawa naman yun eh. Hindi. Natutuwa lang sila. Willing ka ba, as a guy, willing ka ba na i-accept yung, for example, may nagustuhan kang single mom na makasama mo na for the rest of your life? Oo naman, wala naman problema sa akin kung anong edad mo, kung may anak ka. Totoo? Oo, walang problema sa akin. Basta ibigin mo ko at ibigin kita. Ako kasi, meron akong mga reservation pagdating sa mga ano. Saan? Sa mga ganong, parang pag yung lalaki may anak, tas gusto niya ako, siguro gugustuhin ko siya as someone na crush, pero hindi ipuperson na magsasama kami. Parang ganun. Kasi parang I want to create a family as well. So, dun sa taong siya din yung tatay ng anak ko, parang ganun. Diba? Pero at least klaro, na okay lang sa yung ganun. Mm. Oo naman. Oh, last question, last na. Ay, gusto niyo po ng isang question, hindi, Derico? Isa pa, para. Sige, last question. Eto. Ano? Kapag may kaaway yung jowa mo or yung nililigawan mo or yung may gusto, yung gusto mo, automatic ba, maiinis ka din dun sa kaaway niya? For example, ako, may nangaaway sa akin na parang sinishare ko sa'yo. Magiging kaaway mo din ba yan? Hindi. Hindi? Hindi ako pala, sa totoo lang, wala akong, sa buong buhay ko, wala akong nakakaaway. Totoo. Tsaka walang pakialam si Levin. Alam mo, di ba, simula nung nagkaroon ng Dorings, kanina lumabas kami, tayo na naman topic ng mga talk girls. Uy, iba na yung sa inyo, ni ganito, ganito, ganyan. Oo. Kahit nandun si ano, nagtina-topic namin. Hindi, wala naman. Hindi, kahit nandun si ano, lahat, parang talk girls kami, pinag-uusapan na, uy, pero mabenta kayo ah. Nakikita daw nila sa feed, madami nagre-record ng videos natin. Parang sabi niya na, alam mo, isa kasing magandang traits ni Levin is yung hindi ka nagpapa-apekto sa sinasabi niya. Sinasabi ikaw? Hindi, sila. Nakikinig lang ako. Siyempre, ayoko naman yan. Ayoko naman kita i-push. Ano, proud na proud ako sa'yo. Which is, oo. I'm so proud. Biglang bawi. Hindi, pero ganun, pinag-uusapan. And honestly guys, kahit gaano nyo pa iba si Levin, talagang wala siyang pakialam. Huwag nyo lang akong guguluin sa pag-gym ko. Oo. At saka please, pag may content tayo together, kumain ka naman ng madami para hindi ka irritable sa akin. Sadyang ganun ako. Bakit? Mababa nga calories ko eh. Ganun ang side effects ng mababa calories. Ako starving din naman yung diet ko ngayon. Alam starving, mo ba? Natakot ako. Pero isang... hindi, gabi na lang ako kumakain. Hindi mo ba napapansin, gabi na lang ako bumababa? Gabi lang ako kumakain. Ay, yung mga kinakain mo naman, puro order na ang dami-dami. Ay, no. Oh, bakit? Paki mo. Ang taas sa calories nun. Oh, so pag nag-gym ako, ikaw magiging trainer ko. Ooh. Hindi, iiwan niya lang ako sa gym. Sige, nagawin mo na kung anong gusto mo. Hindi, si Julian nga tinuturuan ko eh. Iba naman kay ni Julian yung bonding niya. Sama natin si Kuya Rai. Magsituturuan ka ni Kuya Rai ng mga push workout niya. Ay, pero anyways, thank you so much, Larry. Thank you rin. Ayan. And of course, when we were back, makakasama naman natin sina Mitch and Jetro. Pero before anything else, mag-message ka naman muna sa kanila. Yun, gusto ko lang magpasalamat sa mga tumutok, guys. Kunti na lang, 500 na. 500 nyo yan. Hello, I'm happy with our progress. Congrats. Sa mga Team Dorings dyan, again, magva-vlog kami mamaya kung may time siya. Eh, kasi campaign niya eh. Magla-live kami mamaya sa TikTok if may time. We will give 500 na guys. Magpa-500 na. Last two. Last two na lang. 500 na tayo. Goal naman natin yung 500. Salamat sa mga tumutok. Next time, kailan ba ulit ang ating pagsasama? Wednesday. Wednesday nga ngayon eh. Hindi ko alam kung sa Friday. Friday. Friday, mayroon ulit kaming show kay Levin naman. Mga kasama niyo ulit ako ng first 30 minutes or whatever. So, ayun. Thank you, guys. Pero thank you so much, thank guys. You, love you all. Na tayo. Pero thank you. Mag-message ka na. Ayun. Maraming salamat sa inyo. At iyon. Thank you. Thank you. Ingat ka. Walang goodbye kiss. Bye-bye. Ano kiss nga? Ano ba? Beso lang.
Oy, bye-bye. Ano? Ay, bawal ba? Bye-bye. Sinetch ite. We do the talk inside talk. Sinetch ite. We do the talk inside talk. And of course, welcome back. Syempre dito pa rin yan sa The House of Advice with me, Morengs. And together with me, we have Mitch and Jethro. Oh, batiin nyo. Mauna ka na, Mitch. Batiin mo sila. Magandang gabi sa inyo, mga ka-House of Advice. Ayan, sa mga ka-FNC natin dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nakatutok ngayon. So, if gusto nyo ding ma-advise ng isang Morengs, so mag-stay lang kayo dyan. Yes. I-share nyo tong stream na to. Yes. And watch out. Oo, ngayon, excited na ba kayo? Kasi medyo mapapalaban tayo. So, tinanong ko na to lahat kay Levin, so itatanong ko din sa inyo. Probably, alam ko excited kayo kasi gusto nyo rin marinig yung boses nyo as lalaki, di ba? Sa mga ganitong usapin. Ready na ba kayo para sagutin to mga controversial questions? Siyempre, maganda boses ni ano eh. Yeah. Hindi ganyang boses. Ay, hindi, hindi. Hindi yun. Boses na ano, kung ano yung sasabihin natin. Akala ko boses na ano eh. Yung literal? Oo. Okay, dahil dyan, unahin na natin yung tanong na. Ah, sige. Ano isa yun? Sa mga pinaka... Uy, Mitch Quad, wow! Tari naman ang Mitch Quad. Hello sa inyo. Hey, Rafi, ah. Nagkami sa inyo. Hi, Rafi. Joanne, Almira. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon. Hindi, hindi naman pinag-uusapan, pero mga naging key topics na is, paglalaki kasi, laging sinasabi, ano to, talagang masculine, matapang. Yung ego nito, mas mataas sa babae. Hindi naman mas mababa, pero talagang usual, mas mataas sa babae. So ngayon, first natin na situation is, how about pag pinabili, pag may jowa ka ba? Okay, ikaw? Something like that. Ah, okay. Para silang medyo, okay, hayaan na natin sila. Pero ito, kung may jowa kayo o wala, treat this as someone na may jowa. Okay. For example, pag pinabili ba kayo ng mga partner nyo ng napkin, sure. Is it okay for you? For example, babe, alam, mayroon akong sama ng pakiramdam ko, sama ng puso ko. Pwede mo ba akong bilan ng napkin sa tindahan? Or sa Watson's, ganun. Oh, what's your take on this? Feeling ko kailangan mauna ni Jet. Ah. Ako, sige, ako na mauna. Okay. Ako, actually, to be honest, hindi ko pa na-try. Kasi, hindi naman kami laging magkasama ng Zyra ko. And, wow. Kung magkasama kami, parang wala naman, all goods naman. Mm-mm. And, hindi naman kami matagal magsama, so... Hindi ko pa na-try. Pero if ever naman na dadating yan, syempre naman, bakit ako mahihiya, di ba? Totoo. Oo, kung tatanungin ako, bakit? Meron ka ba? Oo, te, meron ako. Ganon. Kasi, hindi, meron ako mga friends din na guys, dati na parang, bakit ako, wag ako, please. Or ipag-grab na lang natin, or palalamove na lang natin kaysa ako yung lumabas at bumili. May mga ganong lalaki, actually. Kahit pa, pero it doesn't mean naman na hindi nyo mahal yung partner nyo. Pero may mga ganon talaga lalaki na siguro, they're not used to it na parang bumili ng ano, ng napkin. Pero ikaw naman, Mitch. Para sa akin, okay lang. Kasi parang ano yun eh, way of being a comfortable to a person. Oo. Especially sa partner mo. Alam mo, sarap kaya ng ganon na, siyempre, naiintindihan din natin minsan yung mga babae na, siyempre, pag meron kayo, na hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki na yung pakiramdam ng meron. Kasi wala kami nun eh. I mean, hindi kami nagkakaroon every month na kung ano yung sakit, kung ano yung cramps, kung ano yung feeling na meron yung babae. Kaya, for me, it's a way na para mapakita mo rin yung love mo for her. So, yes. It's a, for me, simple bagay lang. Pero, kailangan maintindihan mo minsan na hindi kayang tumayo ng partner mo, na hindi mo kailangan, hindi niya, na kailangan mo minsan intindihin na mahirap talaga magkaroon ng ganun pagdating sa mga babae.
Alam mo, first point pa lang yun ni Mitch, no? Pero parang gusto ko siyang jowain. Hindi ganun. Hindi ako magkakaroon. Pwede ba bilhan mo ako, Mitch? Pero alam mo, it's nice to know, guys, mga men who are very much willing to do something for their partner. It goes to show na parang pag mahal kita, gagawin ko lahat. Kahit it means na parang hindi siya for me na masculine, hindi siya for me na regular kong ginagawa. Diba? Parang ganun. And I'm happy. Alam mo, nakikita ko naman sa kanilang dalawa based sa pagkakakilala ko na talagang okay sa kanila, talagang ginagawa naman nila lahat. Yung isa dito, talagang 24/7 video call. Hindi naman 24/7, true. Pero if they find time, talagang nagbi-video call sila. Tapos isa naman dito, umuwi pa kahit sobrang pagod, 'di ba? Wow. And it's okay. It's nice for you. Wait, pero ano before, ba to? Kamusta ba't naman? Ay, hindi pa love ko. Pero kumusta yung New Year at Christmas nyo? Kasi hindi ko kayo nakausap ng New Year at Christmas eh. Share nyo naman sa amin. Okay, ako nung Christmas, 'di ba? 'Di ba nag-attend ako ng ng Christmas party sa The House of Collab. Kinabukasan, umuwi ako para mag-spend ng Christmas sa family ko. And then, New Year, pumunta ako dito. 31, and nag-spend ako sa with Zai and her family. Wow. Mm-hmm. Ikaw naman. Christmas yung, muna. Yung Christmas ko, actually masaya kasi yun nga, yung first ever Christmas party go with Talk Fam and FNC Fam. So, huh? Sobrang sayo. Yeah. Andun na siya. Yung 25? I mean, 25 na Christmas 23. Mismo. Ah, 25 ng gabi. Oo, so, yung Christmas mismo. Yeah, masaya. Na-spend ko yung time ko with my family also, syempre. Tapos yung bagong taon, medyo, ano, mix. Pero masaya since yung family ko yung kasama ko, but may onting lungkot. Kasi nag-chat-chat ako, sabi niya na, pwede pa bang bumalik dyan? Parang so, sa live mo, nag-ano. Tapos sabi ko na, huy, tara na, punta ka na dito, magsasilo kami. Sabi niya, talaga ba, hindi pa nagre-reply si mama, ingit dyan, ano eh. Nainggit ako na nag-party kayo sa silo, so. Pero I hope, kung ano may pinagdadaanan mo, sana maging hoy, okay. Bakit naman may mga pinagdaanan? Talaga, si FNC. Bakit? FNC. Hindi pa naman ano ah. Hindi pa after dark. Hindi pa after dark. Ayun nga eh. Ginawang after dark yung alas 8. Ha? Suko to. Sige na next nga. Question. How about sa pagdadala ng bag? What are your thoughts about it? Pag nagmamall or something na may parang umaalis ka. Is it okay with you guys na dalhin yung bag ng part? Kahit hindi jowa ah. For example, pag may nililigawan kayo or may gusto ka, is it okay for you? Tapos pang feminine talaga yung bag. Di ba may mga ganun jowa na may naglalakad tapos daladala yung handbag? Parang ganun. Alam mo sa akin, to be honest, minsan hindi mo gusto. Hindi ko gusto. In a way na minsan mas alam mo yung pag yung mga bag kasi ng mga babae, alam mo yung parang bag na mang backpack na talaga yung bigat. Na parang minsan bakit ano ba dala nito, 'di ba? Punong-puno ng makeup, tissue, power bank, kung anik-anik na cables, tapos ganun kabigat yung bag. Hindi ko maintindihan minsan kaya parang gusto ko naman, willing naman ako, pero minsan parang, bakit ganito ba? Ay, ganyan, since nandito ka naman, para ma-defend mo yung kababaihan, ano, bakit ba lagi ganun yung bigat ng bag na dala nyo? Actually, I cannot defend them, kasi pag ako nagbabag ako, yung ano, hindi ako nagsho-shoulder bag eh, yung gano'n na bag. Yung akin yung maliit lang talaga na pouch. Hindi ako nagdadala ng madaming gamit. So, I hindi cannot speak Dora, over themselves. Parang more Dora. On Doraemon siya. Hindi. So, totoo, kanina, yung dala kong bag, sobrang liit lang. Pero yung mga kasama ko, for example, sila Americana, sila Jelly, sila Celine, ang lalaki ng bag nila. Pero nakita ko sa laman ng bag kanina ni Jelly, nandun yung buong buhay niya ata. Oh, diba? Makeup, may mga tab, may mga ganun. So, pero at the same time, ito, one thing that I can say is na-understand ko sila. Kasi babae, along the way, kapag matagal pa kami umuwi sa bahay namin or sa kung sa kami nagsistay, ang dami-dami naming ginagawa. For example, retouch. We want to look presentable all the time. May cologne pa yan. Eh, yung cologne, di ba? Pag may malaki, perfume. Talagang ilalagay mo. Wallet namin na sobrang laki. Ang wallet naman namin, hindi naman kagaya sa inyo na yung fold-fold lang na pwedeng nalalagay. Di ba? May mga tissue pa yan. Makeup kit pa yan. Yung mga ganong ba? Oo, di ba? Which is, nangihingi rin naman yung lalaki pag kailangan nyo. Yung wipes lang. Oh, di ba? Oh, pero ikaw naman, Jet, what are your thoughts about it? Ako, okay lang ako. Every time nga lalabas kami, syempre may backpack yung ano, binili namin sa ganun. May backpack yun, tapos dala niya,
yung power bank nga, yung makeup kit niya. Yung makeup kit niya, tapos lahat-lahat, mga wires. Ewan ko na ba kung ano, may extension wire na ba yon? Or ano? Oo. Kung ano, kahit anong laman ng bag niya, ewan ko ano yung specific na laman ng mga ng bag niya. Pero one thing's for sure, mabigat siya. And true. Ano, wala naman akong problema, dinadala ko naman. Ako yung nagba-backpack talaga, tapos yung bag ko sometimes pwedeng magpalit kami kasi yung akin naman yung sling bag na maliit lang. So, nagpapalit kami or ayun, ako yung nagdala sa dalawa. Mm-mm. Yun lang, okay lang naman sa akin. Sa akin hindi kasi ako mahilig magdala ng bag talaga. Oo, hindi ka nagdadala ng bag. Ito kasi pala dala din to ng bag eh. Oo. Diba? Hindi ako mahilig talaga. So, paano yun? Alam ko, kahit nung pumapasok ako nung college na ako, wala talaga akong dinadala. Notebook lang tsaka ano, pero hawak ko pa. Ganun promise. Ah, oo, yung mga pa-cool kid na medyo pa-cool. Grabe naman sa pa-cool kid. Grabe naman yung pa-cool kid. Grabe naman yung straightforward. Ano yung mga pa-cool kid? Hindi, alam mo yung mga lalaki. Lang yung dala. Yung mga lalaki kasi sa school, di ba minsan pag, alam mo yung sila yung siga-siga sa room, tapos parang yun lang, laging ballpen lang, nandito pa nakalagay. Hindi, alam mo ko bakit. Bakit? IT kasi ako nung college ako. Alam mo naman, daling ko yung computer namin sa papunta sa school. Sorry. Ay, nako. Sorry. Kasalanan ko na naman. Show ko to, di ba? Oh, next. Ito naman. First date, 50-50 sa bill or it should be the guy who pays for it? First date, ah. Ano yung sabi mo kanina? Who pays? Pert? Pert. Okay, pert. Hindi. First bill. Ito yung first time nyo ever makipagkita sa isa't isa. First time nyo nagkasama. Who do you think should pay the first bill? Ako ba una? Mm-mm. Or si Mitch? Kayo, sino bang ready? Oh, ready ka na? Hindi, ako na lang muna, sa kataga nito. Okay. Lagi kong sinasabi to, and even kanina, nasabi ko na to, na I think it should be always be the guy. Kapag first date, ha, iba yung second date, third date, fourth date. First date, like for example, tayo, nagchat-chat na tayo ng matagal. Tapos finally, we decided to see each other. Hmm. Pag first date, at inaya mo ako, syempre ikaw magbabayad nun. Huwag ka makikipag-date sa akin ng first time kapag hindi wala ka pang pera. Kasi first date, di ba, syempre lalaki, doon ako magkakaroon ng first impression sa lalaki of kung ano ka ba, ano bang kaya mong gawin sa first date. Kasi alam mo, pag first date, tas ako agad yun ng libre sa lalaki. Maliban na lang kung in-insist ko na hindi, ako na. Pero madalas kasi ang babae, parang tahimik lang yan. Hindi naman siya nagpo-push talaga na ano, pag first date. Kasi parang ang mindset namin, ay, baka bayaran niya to. Parang natatakot pa. Pero para sa akin, talaga, uy, Mitch, kasi kung... Uy, JC! Ano yan? Binabash mo agad ako, ha? Grabe ka naman, JC. Pero ako naman, talaga, JC. Ano, first date, lalaki talaga. No, ikaw. Sa akin, ano talaga, kahit hindi ko man girlfriend or nililigawan or dinidate, ang mindset ko talaga pagdating sa mga babae, lalaki pa rin talaga dapat. Kasi, when it comes to partner naman, yung sa tanong mo, lalaki pa din. Why? Kasi, binibuild ko sa sarili ko and yung mindset ko talaga is, sino ba dapat talaga nagpo-provide? Which is guy. So, parang ganun yung preparation ko in the future na dapat si guy, which is ako, yung nagpo-fund para dun sa relationship when it comes to those things na alam ko in the future, family naman yung ifa-fund ko. Na parang ayoko sanayin yung partner ko na alam mo yun, na maglalabas siya. Kasi hindi naman niya kailangan. Since ako yung lalaki, ako yung mas may lakas, mas may kaya na gawin yung mga bagay na kaya kong gawin. Hanggat maaari, hindi ko pinapalabas yung partner ko ng money as much as possible. Kasi dapat ganun. Kahit sa maliit na bagay, sabihin natin pamasahe, pagkain, kahit simpleng bagay. Alam mo, pagdating sa pera, ayoko magtipid pagdating sa taong mahal ko. Kasi ayun yung way para mapakita, isa sa mga way para mapakita mo na dina-value mo talaga yung tao. Ba, ano? Tapos na ang usapan. Hindi. Ganun. Alam mo, parang those words na hindi ko masabi-sabi, parang you were the person who said that na parang sobrang perfect. Na alam mo, naiintindihan kung bakit kailangan lalaki yung magbayad. 'Di ba? Parang I get the point na parang ikaw parang pag syempre pinapakilala mo pa yung sarili mo. Na parang may pinapatunayan ka pa. So doon may pakita na kaya ko 'to. It goes to show na sa start okay ako, pero sasabihin ko sa iyo as we go through this kind of relationship that we have, mas kaya ko, parang ganun. Nagigets ba ako? Kasi ako nalilito, pero ang ganda ng pagkaka-explain talaga ni Mitch, legit. Hindi ganun kasi
Oh. Hmm. Ayun sa akin kung pare ayan ah, merong tanong sa atin na kung paano. Ay, ikaw pala yung host. Of. Pero before yan direct, unahin muna natin si ano naman si Jetro. De. Paano ano namang side mo dun sa who pays the bill? Ako naman, kung first date talaga, syempre lalaki talaga. Mm-mm. Kasi first date niyo yun eh. Pero actually nung yung sa amin ni Zai, hindi ko na natandaan. Siyempre, lagi kami lumalabas. Sorry! Most of... sorry kung wala kami. Sorry kung busy kami. Hindi. Ay, hindi ba? Hindi, so... Hindi. Kanang ano... Kanang ano? Aba, binisaya. Hindi. Ala eh. Hindi kasi ako, parang... Same naman kami nag-ano eh. Same naman kami parang na... Parang give and take ba? Give and take kami. Pero most of the time talaga... kapag kumakain kami or pamasahe ganun most of the time talaga naguna ko ng ano naguna akong bumabayad pero sa amin naman sa amin ni Zay parang hindi kami masyadong masyadong particular sa so, sino magbabayad? Ikaw talaga to ikaw dapat talaga ganun kasi kung siya yung nauna tapos sabi ko naman ay parang kung feel ko naman na okay ganun kasi both naman kami we know na both of us are earning naman na mm-hmm. So parang and hindi pa naman kami like kasal talaga mm-hmm. Na you know so parang ano parang give and take and kung sino yung gustong mag ano okay kasi wala eh parang wala. And then, hindi kami masyadong particular sa... Nagigets ko. Ano, nagigets ko where Jetro is coming from. Kasi nga, sobrang comfortable na nila ni Zaira. To the point na parang, sige, okay na, kahit sino na lang magbayad. Tsaka, yes. They understood the assignment. Kasi, pareho na sila kung paano kumita ngayon. Yes. Alam nyo na kung ano yung kanang isa. Hindi kayo matipid. And parehas din kaming my responsibility sa family. So, you know, you understood really the assignment. Na kung ano lang yung pwedeng yes. Ganito, sino yung pwedeng ganyan. Tsaka... lagi silang nagde-date eh. Sorry. Hindi sila matipid. Hindi matipid ni Sai. Sa sobrang di mat nililibre nga kami sa mansion ni Sai. Oo! Kahit dito na nilibre. Tapos kahit alam... kahit binubudol na namin siya. I-share mo naman sa kanila kung ano yung regalo nyo sa isa't isa ni Sai nung new Christmas. Yung Christmas? Oo. Umiyak ako sa gilid tapos tong dalawang to nagbibigay ng regalo. Sabi ko, tama ba to? Hindi. Ano, binigyan niya ako ng ano, Jordan Mocha. Wow, ang yabang mo. Tapos ano, parang binigyan ko din si Zay ng AirPods Pro. Ang yabang, grabe no. Hindi kasi ano, yung Christmas kasi. It's wala. Really the season of giving. No? Parang, season of giving. Why not make it extra special? Pero kung hindi ko kaya yun, yung ganun kamahal, hindi ko kaya talaga yun. Well, sa akin naman, parang first, ano yun, parang once a year lang to nangyayari. So, need ko din ipakita na kung ano talaga yung best na mabibigay ko, ibibigay ko. Totoo. And syempre, nagagamit naman talaga namin yun. Syempre, nag-enjoy kami sa music. So, yung AirPods for yung naisipan ko. Oh, tsaka lagi kayo magka-FaceTime. So, parang, diba, sabi mo nga sa akin na parang it's high time na mag-upgrade din si Zai. Ganun. So, ito naman, how about kapag same-sex yung ganun? Who do you think should pay the bill? Parang ganun, diba? Isa sa mga questions. Okay. Ako naman, pagdating siguro sa same-sex, it feels like, okay, parang ano, parang discrimination, pag babae, lalaki, dapat, pero pag same-sex, hindi ko alam eh, I never had a date with someone na, romantically ah, kasi pag hindi romantic, willing ako man libre talaga, yung parang tropa mo lang, sa same-sex kayo, ako na, pero pag date kasi, I make it to a point na parang alam namin kung sino, parang ganun, parang mafe-feel mo eh, kung ikaw ba yung medyo ano dito sa relationship, or hindi, so kayo, ako hindi ko alam eh. Sa akin, Kung Hello. Welcome back to the... Nag-welcome back ba talaga? Oh, sige, go.
Kung sa akin, kung sa same sex, alam mo, sobrang natutuwa ako kasi meron ako mga friends. Also, may family ako din na same sex. So, yung tito ko. So, for me, ang ano ko doon, ang opinion ko naman doon, feeling ko dapat kung sino yung ano, kung sino yung unang nag-iya. Oo, siguro pwede ganun. Kung sino yung unang nag-iya or kung, ayun, ganun. Kung sino yung unang nag-iya for me. Parang, alam mo yan, kasi parang ayun yung ano eh, yung way, oh hindi way, ano ba tawag doon? Ayun yung senyales. Mm-mm. Na, oh, labas tayo, ganyan. So, parang ganun lang din siguro yung take ko doon. Kasi hindi pa rin ako nagkakaroon ng ganun experience with same sex na, pero, katulad sa'yo, Pag-tropa, wala namang problema sa'yo. Pag-tropa yan, mag-aano pa yan, uy, kumumbahir. Oh, hindi sa amin kasi magta-tropa, mag-aaya akong lumabas. Ayun, alam na mga tropa kayo. Mag-aaya akong lumabas na ako yung malilibre. Totoo. Pero, sarap ko naman tropahin. Pero, hindi. Tropa! Oh, tropa, bukas? Grabe naman tropa agad, para namang mga business. Hindi, ganun yung sa'kin. Kung sino yung unang mag-aya. Mm-mm. Feeling ko ganun. Kasi hindi ko alam pagdating sa ano. Yung sa, romantic relationship. Yeah, yung romantic relationship na same sex. Pero it's, parang hirap sabihin na ano. Oo, no? Kasi I never had an experience about same, that. Pero same. Baka sa Jetro. Feeling ko. Wow, ah. Sa Jetro. Oh, pero what's naman your... naman kayong ganyan. Oh, hindi. Jetro may ka. May nagsabi si JC, sa same sex, tingin ko sino yung, kung sino yung papasok sa buhay ng tao, yun siya. Ha? Huh? Ah, kung you mean kung sino yung parang unang, parang naliligaw, nagpaparamdam. For example, ako babae ka, babae ako, tapos parang ako yung nag-aana sa'yo. Nagpapakita ng motibo. Pwede. Oh, pwede. Could be, actually. Pwede. Sa'yo? Sa akin naman, hindi ko pa din na-try yan. Ha? Huh? Parang, ayaw. Hoy, issue ka. Ginagawa mong after dark to. Hoy, mamaya. Ah, sige, mamaya. Hindi, joke. Hindi ko na-try yun. And, yeah. And, kung sa friends naman, ewan. Parang hindi ka ba nalilibre sa tropa mo? Minsan kasi pag comfortable ka sa tropa mo, ikaw ha, sagot mo na to. Ha? Hindi, ako, sa Bohol talaga. Since, parang yung ano, yung Ambagan. Ambagan yun kami dati. But since nung nag-start na akong nag-earn, lumalabas na kami tapos sinasabi ko na oh bahala. Pero hindi yun sa mga ano ah, mga social na mga kainan na yung same lang din dati kung saan kami nag kumakain like doon lang sa tabi-tabi tapos yung mga barbecue tapos nagii-invite ng ano mga friends namin lahat. Pero nililibre ko na sila ganun. Mm-hmm. Para ipakita din sa kanila na kahit nag-earn na ako, kahit nandito na ako sa industry na to, parang hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga dati naming ginagawa. Ginagawa ganun. And it's a good thing naman na ganun pa din kasi syempre hindi ka naman pwedeng ano eh. Ah, hindi tayo diyan. Hindi na tayo diyan kasi hindi na ako ganyan eh, parang ganun. Balik pa rin tayo pero since ikaw na yung nag-earn, eh ikaw yung may initiative na manglilibre na. Totoo. Ang hirap, no? Basta depende. Feeling ko naman sa mga ganung bagay, if you feel it, that's enough. Pag ramdam mo na feeling mo dapat ikaw man libre or nararamdaman mo na dapat. Yan. Parang ganun. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Basta ganun. Pero kasi never pa naman kami, ewan ko lang sa kanilang dalawa, pero never pa kasi ako nagkaroon ng romantic feeling sa same sex. Same. So, ano sinasabi mo? Parang, Beb, naghihinala ka ba sa amin? Bak lang to? Ang cute. Pero bak ito, next is to? First move. Sanay tayo na yung mga lalaki yung lagi nagpa-first move. Nagpapakita ng motibo, nanliliga, unang nag-chat, unang nagpapakute. Ngayon, how about, what's your take on girls making the first move? Is it okay with you guys? Or, kasi laging nirarason, kahit ako naman, it's 2023 already. And hindi pa rin kayo open sa ganyang idea na possible din pala na pating mga babae pwede manligaw. Alam mo, puging-pugi ako sa sarili ko nung pag nangyari yun. Totoo ba? Ewan ko sa'yo. Hindi naman, sige, sabihin natin hindi naman panliligaw talaga. Pero yung nagpa-first move lang na nagpapakita lang ng motibo na parang siya yung una nag-chat, uy, hi. Ganun lang, yung mga ganun. Hindi naman, syempre parang medyo, feeling ko naman pag nagkagusto kayo, automatic liligawan mo yun. Pero yung nagpapakita lang na nagla-like ng story mo, tapos hi, nagko-comment. Ganun. Yeah! Nabulunan eh. Ako, ano, parang if ganyan yung mangyari, ang maiisip ko, ano, unang maiisip ko parang yung babaeng yan,
sobrang practical. Mm-mm-mm. Kasi alam niya kung ano yung gusto niya eh. And kung gusto niya yan, hindi na niya parang, hindi na niya hinahanapan pa ng way na dapat siya yung umuna, siya yung mag-una, ganun. Kung gusto ko to eh, di gagawin ko. Ganun. Wala namang mawawala sa akin kung ganun. So, yung ganyang na thinking kasi parang practicalan yan eh. Diba? So, okay lang din sa akin. Pero kaso, sa ano sa experience namin ni Zaira, syempre ako yung first move eh. Oo naman. Alam naman namin, sobrang mahal na mahal mo yun. Wow! Yabang mo. Buti naman. Oh, ikaw, ano iyayabang mo? Sa akin ang iyayabang ko, syempre kailangan mo munang i-determine kung friendly lang ba talaga yung babae. Yes. Sino ba yung mga babaeng ganun talaga na pala-comment. Uy, alam mo, madedetermine mo agad yun. Na kung gusto ko na. Oo, masisend kaming mga babae kapag may nagpapakit sa amin lalaki. Madedistinguish mo agad if pagpapakit ba sa friend or pagpapakit na medyo tip, parang trip ka nun. Iba kasi, merong babaeng sobrang nag-hello sa'yo, nag-hi, pero ang gusto nila is friendship. Merong mga babae na nag-hi, hello sa'yo, nag-heart react, ang gusto is fling. With you. Merong babae na nag-hi, hello kasi gustong-gusto ka niya. So, mahirap i-determine yun. For me, na kailangan mo muna din siguro doon sa sarili mo na sino ba tong tao na to para sa'yo. So, parang sa akin, mahihirapan ako na, alam mo yun, i-distinguish kung... Pero ito, for example, na-distinguish natin okay na gusto ka niya. How will you cope with that situation na parang trip ka niya? Siguro kung trip ko rin siya. Hindi, what? Yan. Yan. Ganun ba yun? Yan yung straight na sagot talaga. Na kapag kasi, kapag pinakitaan niya ako, tapos trip ko siya, automatic pwede. Oh, kasi yes. Sa aming mga lalaki, ganun din naman eh, give and take eh. Kunwari, kami mga lalaki nagigigay ng motibo sa inyong mga babae. Ano bang ginagawa niyo? Di ba minsan ni-snub niyo kami? Same thing with us. Na kung di ka dahil namin gusto, hindi rin namin gagawin yung mga bagay na gagawin mong ano sa amin. Di ba? Pero na-off kayo pag may mga babaeng ganun. Like, ano ba ito? Nagpapakitong gila sa akin? Depende sa level ng ano niya. Eme ko daw, oh. Depende sa level ng ginagawa niya. Parang, kung sobra na, parang, ganun. Oo, kasi, pero, diba? Parang ang hirap sa amin, ito ah, guys, pag kaming mga lalaki, kasi yung nadadating sa sitwasyon na yung babae yung nagbibigay ng motibo. At the end of the day, kasi kami yung nasisira mga lalaki. Kasi hindi nasasabi yung point namin kung bakit namin ginusto yung babae na yun. Kasi una pa lang, nagbigay ng motibo na hindi pala yung totoo. At the end of the day, papasahin lang kami kasi may kailangan sa amin. Kasi tinanong ko kanina si Levin about it and sabi niya hindi talaga. No matter what happens, ayaw niya ng babae na first move. It depends. Kaya pala. It depends. Pero ako naman, as someone na girl ha, if I really like someone, I don't mind making the first move. I mean, first move na, syempre, isushow mo na gusto mo siya. Kasi sometimes, ang hirap kasi sa norm ng girls, syempre, kaming nililigawan, parang ang hirap magpakita sa amin ng motibo. Kasi, sabi nga sa kanta, ang hirap maging babae. Kung torpe yung lalaki, kahit may gusto ka, di mo masabi. Wow, naging rockista siya, guys. For the rockstar naman ang verse. may patambucho eh. May patambucho siya. Pero ayun nga, pag ganun kasi, okay lang kung nagpaparamdam lang. Like, yung nagla-like ng stories. Yes na yes. Yung nag-ganun. Pero yung parang, nagsuspam na talaga ng hi, huy, patinin mo naman ako. Okay. Ay, hindi rin ako ganun. Ayoko din ng ganun. Pero para sa akin, pag ganun, pag nakita ko na yung motibo nga na sinasabi, hayaan nyo na kami mga lalaki mag-take ng effort naman. Oo. Ganun. Okay. Okay, next. Pag nag-aaway naman, alam ko, nagka-girlfriend ka na. Yes, nagka-girlfriend ka na din, di ba? Nagka-girlfriend. Dati. Nagka-girlfriend. Ah, parang ano ka pa? Parang wala na. Ah, parang first po ba si Zain? I mean, sobrang naging intimate with? Ooh. Ikaw, pang ilan mo? Ah, eto. Panglima. Uy, grabe. panglima lang. Ay, panglima lang. Bata pa, 16 eto, pa lang. Pag nag-aaway naman, who do you think should say sorry first? Jet.
Tinuro si Jet. No hindi, kasi isa din to, di ba? Minsan kami mga babae, pag nagta... Hindi. Basta, go. Ako, wait lang ha. Dati kasi, pag nag-aaway talaga kami, may mga misunderstandings, ganun. Kahit ako yung nagtatampo, pero... Kasi mga babae, nagtatampo din eh. Oo naman, syempre. Ganun, eh. So, anong nangyayari? Parang... wala nang kibuan, ganun. Eh, ang hirap. Tapos, ang bigat sa puso kasi pag ganun. Yes. Tapos, alam niyo, patulog na. Mm-hmm. Patulog na, tapos, tapos hindi pa kayo okay. So, dati talaga, nagsusorry talaga ako. Kahit ako yung nagtampo una. Tapos, nagsusorry talaga ako. Bago kayo matulog. Oo, bago matulog talaga. Eh, kasi, ngayon naman, parang these days, parang nag-ano na talaga ako. Kung obvious na talaga na yung pagtatampo ko may valid, ganun. Tapos, wala pa rin nagsusorry sa amin, ganun. Kaya, sometimes talaga nasasabi ko na, hala, hindi ako dapat mag-sorry na talaga. Kasi, hindi ko gusto nga hayaan ko lang tong ganito lagi. Para din malaman niya na valid talaga yung pagtatampo ko, ganun. And, dapat din ano. Kasi, syempre, alam ko namang lalaki ako. Alam kong ako yung mas magpapakumbaba ganun kumbaga. Pero sometimes kasi parang naiisip na natin na dapat din malaman ng partner mo na nagtatampo ka din, may tao ka din. Tapos nasasaktan ka din ganun. And pero hindi naman kasi nakakamatay yung ano eh, magsusorry ka ng una eh. Pero nakakaano nga ng pride ganun. Oo. Ikaw naman, Mitch. Sa akin, anong ulit yung tanong? Diyan ko lang kung pagdating sa pag-aaway, na sino una nagsasorry? Kung lalaki ba o babae? Sa akin, understandable. Regardless kung sino may kasalanan, ha? Oo, regardless kung sino may kasalanan. Understandable sa aming mga lalaki na dapat kami. Pero, siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Ayun yung i-clear ko sa inyo. Kasi guys, kung anong nararamdaman niyo sa babae, ayun din yung nararamdaman ng lalaki. Mm. Kami, physically, matapang lang kami pakinggan. Mm-hmm. Matapang lang yung the way kami same magsalita. Pero at the same time, guys, kung ano yung nararamdaman ko, kung nag-overthink kayo, nag-overthink din kami. Yeah. Kung na ina-anxiety kayo, may anxiety din kami. Yes, pero hindi namin pinapakita yon. Why? Kasi naging standard na sa mga tao, sa mga paningin ng lahat, na paglalaki, walang problema, sila lagi ang problema, o masayang lang sila dahil ginagawa nila yung puro kalokohan. Hindi. Kasi pagdating sa mga lalaki, guys, may mga tao pa rin naman, or may mga lalaki na binavalue pa rin nila sa sarili nila yung self-love or yung the way he handle himself. Kasi sa aming mga lalaki, alam mo, napakahirap sa amin. Kasi kayo mga babae, kayo, pag nagkakaproblema yung relasyon nyo, tatakbo lang kayo sa mga kaibigan nyo. Kami mga lalaki, hindi kami ganun. Naglilibang lang kami sa sarili namin, pero hindi namin ino-open up yun sa mga tropa namin. Yes. Ganun kami. Pero pagdating sa sorry, understandable na kayo, pero sana naman, pag intindihin nyo rin na sana may pagdating sa relasyon, pagdating na sa nagsorihan na, yung lalaki na or babae man nagsorry, is magkaroon na pagkalmado na kayo parehas, pag-usapan nyo na maayos. Totoo yan. Pag ganun kasi, parang okay naman sa amin kahit kami yung nagtatampo or kami yung nagtatampo. Okay naman sa amin kami magsusorry, pero sometimes kasi need din namin malaman kung ano na yung status, kung kaya niya din bang mag-sorry sa, kung kaya niya din ba ng partner naming mag-sorry din sa amin. Ganun yung feeling, parang dapat kung kaya ko, dapat kaya mo din. Mm-hmm. Kaya mo ding magpakumbaba ganun. Mm-hmm. Kahit mo alam mong tama ka, kailangan mo din ipakita na kaya mo din na magpakumbaba, kaya mo din na i-take down yung pride mo para lang magkaayos tayo ganun. Mm-hmm. At least make an effort. And ayun yung problema ngayon sa social media, especially on TikTok, na kami mga lalaki, hindi naman talaga kami nagvo-voice out ng problema namin. Ang nalalabas lang sa amin, sa mga lalaki is yung toxic side. Not knowing kung ano yung talaga yung main problem
sa nangyari or sa sitwasyon na kung saan ginagawang toxic yung lalaki. Na alam lang ng mga tao minsan nag-cheat ka, na alam lang ng tao na ganito ka, pero hindi nila alam yung deep inside na naging problema mo. So parang wala pa ako nakikita sa social media na yung tao talaga na nag-defend, ay yung lalaking nag-defend talaga ng sarili niya kung bakit siya naging ganun. Wala pa. Kasi ayun nga yung ano eh, ayun yung naging standard ng mga babae pagdating sa lalaki na matapang yung mga yan eh, maluloko yung mga yan. Mm-mm. Not knowing na, syempre, may dahilan din yung mga lalaki bakit nasasaktan sila. Bakit nila nagawa yun? Nagbibigay ba kayo ng advice sa akin? Hindi, pero alam mo, totoo yung sinabi talaga ninyong dalawa. Kasi most of the time, may nagtanong din sa akin yan dati, bakit mo, Rings, yung mga babae pag niloko, sinaktan, nagpo-post agad kayo, nagiging viral. May nakita ka na ba na lalaki na after mag-post ng taong yun, dinefend yung sarili niya para balikta rin lahat yun? Hindi. They chose to be silent. Alam mo kung bakit? Kasi hindi paniniwalaan yung lalaki pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Kasi alam nila, babae lagi yung naaagrabyado, babae lagi yung nasasaktan. Without actually thinking kung ano ba yung totoong nangyari at nararamdaman din nung lalaki after nangyari nun. Diba? Kaya naiisip din natin na oo, siguro nga baka may time, siguro nga it's high time for them to know as well na hindi rin kayo kasing strong nang gaya ng ina-expect ng buong mundo na ganun kayo ka-strong. Di ba kasi lalaki kayo eh, sanay tayo na, hindi, malakas ka naman. Kahit nga sa pagbubuhat, for example, ng bag, alam naman namin kaya nyo yun, pero pag sobrang bigat naman na, kailangan din ng tulong, kahit mapababae ka po o lalaki, para mabawasan lang yung bigat ng bag. Parang ganun. Wala lang, pinuput... Ay, dali si Direk Blasa pala yung nag-comment. Oo, oh, si Direk nga yun. Kaya nga nagsismile ako, sabi niya, hala, nagbibigay ba kayo ng advice kay Mori? Ang galing nilang dalawa, Direk. Wala akong masabi, wala akong masabi. Ayun. Pero it's a good to know na nagiging vocal kayo about sa nararamdaman nyo. Totoo, feeling ko ayun kasi yung kailangan. Eh. Kasi pagdating yung mga... alam mo kapag kayo, di ba, pag sinasabi yung mga babae naglabas ng toxicity pagdating sa mga lalaki, walang toxic side. Pero yung mga lalaki, pag nagre-rebat na sa mga babae, alam mo, naranasan ko yan, ha? Noong time na nababash ako before, alam ng iba yan, na time na nababash ako before dahil sa past relationship ko, na nagsasorry na ako sa mga tao, ganito na yung ginagawa ko, pero nababastos pa rin ako. Alam mo, sobrang, sobrang lalong bumaba yung self-esteem ko, and at the same time, down na down ako. Kasi, sinisigaw ko na sa mga tao kung ano yung tunay na nangyari, pero hindi ako pinapaniwalaan. Ganun. Naging one-sided yung mga tao sa akin. Kasi nga ang ano, ang perspective kadalasan ng mga tao kapag nag-cheat or nagkamali yung lalaki kahit one time lang, parang ang perspective nila parang ayan, sabi na nga ba eh, ganun. So ganyan ka talagang kind na pagkalalaki. So tapos na yun, kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang i-explain mo, wala na. Yan na talaga yung pag-iisip nila towards you. Pero pag babae kasi, ewan ko lang ha, pero pag babae kasi, sa mga nalaman ko lang sa mga friends ko sa amin dati, pag babae kasi nagkaganyan, parang ang perspective ng mga tao, ng mga friends ko, baka sasabihin nila agad na ano, ah, baka nagkaganyan lang yan dahil sa lalaki. Dahil din sa partner niya, baka inabuso, physically, emotionally, kaya nagkakaganyan. Ganyan. Tapos, ang babae naman, nagkakamali talaga yan, pero, yan, mahal niya. Yung mga ganun, parang hindi sila directly mag-jump into conclusion kapag babae yung nagkakamali. Totoo. Yan. Totoo. Parang, no, parang pag babae, nobody's perfect. Pero pag lalaki, yan ka na. Oo, parang ang laki ng pagkukulang mo. Mm-mm. Parang ganun. It's nice to know. Alam mo, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong sentiments from guys. Kasi mostly din sa, kahit si Levin, laging strong kasi yung personality na parang, hindi, okay lang yun. Pero as someone na who shared something about it, sana lahat ng mga viewers natin may nakuha na point din doon. Diba? Okay. Job well. Thank you po. Ay, hindi pa pala. Okay, ako nag-joke ako din. Okay, next question. Ito naman. Yung pag nagmamall kayo at naghihintay sa Watsons ng sobrang tagal, what can you say about it? Ako hindi ako naghihintay, nakikishopping din ako. Wow! Totoo, mahilig ka sa skincare din? Hindi, mahilig lang ako yung mga kineme. Tingin-tingin, tapos titingnan mo kung ano yung pwede mong bilhin. Oo, ganun ako. Yung mga kineme-kineme, uy, parang, kunwari may nakita ako na parang ano, alam mo yung huling binili ko sa Watsons? Spray net. Oo. Uh-uh. So parang, uy, okay to, screen hold. So, bilhin din ako. Parang nalilibang din ako kasi alam ko na pag
ewan ko, ganun. Tapos pag may nakita ako, ano, kunwari foundation na panlalaki, like, may binili ko last time. Sabi ko, okay to. Binibili ko siya. Alam mo, dito pumapasok yung idea na tara na at bumili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Oh, same. Pero sa akin, wala. Okay lang, kasi na-enjoy ko din. Mahilig kasi ako magtingin-tingin ng mga bagay, tapos bibilin ko, wala rin din. Ganun. Ikaw naman, Jet. Oo, oh, ano, naranasan ko na yan. Nung nag-festi kami. Tapos ako, sabi niya, bibili mo na ako sa Watson's, ha? Ako na nasa labas na talaga ako kasi may bit-bit din ako mga ano, mga gamit namin pinamili. Sa lagi talaga ako nakatingin sa ano ko sa orasan ko. Ang tagal. Sabi niya, ang bibilhin niya lang noon, sabi niya, ito lang parang nakalimutan ko yung ano yung specific na binili niya pa. Basta dalawa or isa or dalawa lang 'yon. Tapos parang naging hindi ako nag-exaggerate ha, pero parang 30 to 1 or akong naghihintay. Pero huwag kayo maniwala, ka. Nasaglit lang ako, 5 minutes lang, kasi imposible. Pag sa Watson's, kasi ang dami mong parang nare-recognize at nalalaman ng mga produkto na hindi mo naman kailangan, pero gusto mong bilhin kasi feeling mo, kailangan mo. Yes. Diba? Kasi ako, unlike kay Mitch, kung na-enjoy siya nang bumili. Ako talaga hindi ako nag-enjoy. Same kay ni Doc. Kung may bibilin ako, before pa ako pupunta sa lugar na yun or sa mall, alam ko na kung ano yung bibilin ko. So, diretso lang kung saan ako pupunta, doon ako pupunta. Kung pupunta ko Watson's, kung may bibilin ako, yan, bibili. Ano yan. Pero pag yung mga tingin-tingin mo na, hindi ako mahilig ganyan eh. So, napipikon ka pag ano? Hindi ako napipikon. Ano sinasabi mo kay Zyra pag paglabas niyo ng Watson's, sa mga isang oras ka na naghihintay? Actually, hindi ko siya hinihintay na lumabas lang. Ako na talaga yung pumapasok. Kahit bit-bit ko yung lahat na dala namin, sabi ko, ano na? Tara na. Ano na? Nakalinya ka na ba? Piling ko iritang, yung kung paano niya ikwento, parang iritang-irita siya. Parang ganun siya. Because alam mo naman, tayo naghintay rin naman tayo, Mitch, di ba? Kahit kanino or kahit ano pa, naghintay. And we know the feeling of naghihintay na parang, matatapos pa ba to? Nandito pa ba? May hinihintay pa ba ako? Okay pa ba? Parang ganun. So I understand also. Kaso nga lang, kami kasi, most of the time, kaya kami for example, nag-aaya kaming mag-mall together with you. At some point, gusto namin, nasamahan nyo rin kami, kahit sa Watson's. Yes. Parang it's nice to know someone na, hala, bibirin ko ba to? Tapos biglang magsasabi yung jowa mo or partner mo na, sige, parang okay yan. Yung sasamahan ka, alam mo, itry mo yung sinasabi ni Mitch na parang mag-e-enjoy. Kasi marirealize mo na there's more to Watson's pala. Yes, I will. Yes, yes. Itry mo din. May mga magagandang lipstick. Hindi! Tapos magtataka na si Zay na next namin bili sa... Pareho na kayo may foundation. Uy, bet ko yun. Make it two. Hindi! Make it two. Uy, dito ko na lang daw, Mitch, oh, sabi ni Neil Ferranillo. Please, Neil, pagbalik ko talaga dyan, gumawa ka pa talaga ng mga ano dyan sa Esper. Hala, Squid Games. Oh, sinitira niya yung outfit mo. Kanina pa yung mga yan sa ano sa mansion. Kaya pagbalik ko dyan talaga, yan lahat ng content creator dyan. May pasalubong kayo sa akin. Wow! Actually, Neil, ini-interview na siya kasi siya yung nanalo ng Squid Game dito sa FNC. At saka, practice to. Makakasama na natin siya next week, araw-araw. Oh, welcome! After ng send-home ngayon, practice to. Tinan mo, bukas nandito ka ulit. Practice na to. Parang... Mas masaya ako, guys. Sir JV, oh, yun yung mag-FNC. Sir JV, napakasaya ko. Sobrang saya po talaga dito, Sir JV. Huwag ko naman pangarap. Patapusin niyo muna ang season. Next question. What if yung lalabas kayo tapos biglang sobrang tagal mag-prepare nung babae mo, for a date? Ako, promise, pinamaano ko yun. Diyan ako naiirita. Ang saya sa mansion, sobra wala siya. Diyan ako naiinis talaga pagdating sa mga bagay na mabagal. Alam mo, iritang-irita ako kahit pagdating sa partner, yes, sobrang naiirita ako. Di ako sanay na, alam mo yun, nakatayo ko na ng lahat-lahat, ilang minuto pa bago kumilos. Ilang minuto pa para mag-ayos. Di ko talaga kaya. So, parang naiinis ako. So, anong sinasabi mo sa partner mo or sa jowa mo? Ang tagal. Ha? Nagagalit ka sa kanya? Ang tagal mo naman. Hindi naman ako naninig kasi sa mga... Pero yung iritang... Yung alam mo, yung iritang-irita sa ano, hindi ko na... Gusto mo muna... Yung nagsabi ng ganitong oras. Ako kasi marunong ako sa manon sa oras. Pero pag sinabi mong gantong oras sa alis talaga. Totoo. Anong nire-respond nyo pag naiirita ka na? Pag alam nyo medyo, uy, parang... Mananahimik ako. Ganun ako pag irita na ako or galit ako. Mananahimik lang ako. Pero at paparamdam ko sa'yo na naiirita na ako hanggang sa makarating tayo. Kahit jowa mo? Oo. Hanggang sa ano, may irita ako hanggang makarating tayo doon. Aawayin kita in a way na... Tagal mo kasi, ganyan. Wala tayo, naabutan. Parang nawalan ka na ng mood. Oo, ganun ako. Parang dadaling ko na siya. Mm-mm.
Doon na masisira araw ko. Pag nasira na yung oras ko. Ah, so time is gold talaga sa'yo. Oh, when you're watching? Hindi. And when you... Cinema. When you're watching cinema. Hindi. Nakangangas si Jay. Ano ba yan? Pwede ba makarelate ako for once? Mamaya mamulang ko sa'yo. Pero yun. Sobrang, ano yun yung nakakasira ng araw ko pag nasisira yung oras ko. Ganun. Ikaw naman, Jet. Oh, di ba? Ako. Sobrang baliktad kami ni Mitch. Ah, bakit? Kasi ako yung matagal. Ako yung matagal kumilos, tapos si Zay yung naiinis. Mm-mm. Siya yung naiinis kasi ito yung time na alis kami, tapos parang ako hindi pa ako nakapagsapatos or ganun. Tapos yung Grab paparating na. Mm-mm. Yung mga ganun. Tapos siya naka-ready na lahat-lahat kasi kapag ka may lakad kami or may oras kaming parang siniset, ganun. Parang 30 minutes pa before, nag-aayos na siya. Kasi alam niyang mag-aayos siya eh. Alam niyang magpa-foundation pa, mag-re-retouch pa, ganun. So nag-aayos na siya. Ako, wala, pa-phone-phone lang. Tapos, ewan ko ba kung bakit ako hilig sa cramming talaga. Oo, so parang naiirita ka din. Hindi. Si Zay yung naiirita. Ah, hindi ako nakikinig. Pero si Zay yung naiirita so, sa akin. So, mas mabilis sa'yo kahit sobrang prepared ni Zay. Mas mabagal ka sa kanya. Oo. Ano yung feeling na naiirita sa'yo si Zay? Oo nga. Medyo na ako, ka rin. Nagpapakumbaba na sabi ko, sorry, no, ganun. Kasi nga, marupok din talaga to kay Zay. Hindi, kasi ano, parang kung kung magagalit ka kasi nagagalit siya, eh di parang, ano, parang naging baliktad, di ba? So, kung magagalit siya, I mean, it's reasonable naman. And kung alam ko naman na reasonable yung pagkagalit niya sa akin, eh di, pag ano na lang ako, papabebe na lang ako, ganun. Okay, usog. Ako ganun siya. Ikaw sorry yung mabilis o ikaw yung mabilis ako. Ayoko nang naghihintay din. At saka medyo na-OOC ako pag ako yung hinihintay. Alam mo, hindi ma-OOC, nako-conscious ako pag ako yung hinihintay. So parang nasa gitna ako kasi mag-makeup ako, mag-ayos ako, like kaya ko siya in 10 minutes. Yes. Diba? And okay lang sa kanya kasi hindi na siya naliligo. Ah, oo. Kaya pala medyo... Oo. Kanina pa ako naliligo ako, Direk. Kailan ako naliligo? Oh, kahapon. Si Direk na po ang nagsabi, guys. Si Direk na po. Wala na po tayong magagawa. Pumunta na siya ng MOA. Ayan, guys, nag-meet and greet na sa mga fans. And greet na, tapos nag-hosting. Ganda pa naman pa. Gandang moreng. Gandang moreng. Ay, pero hindi, alam nyo, naiisip ko na parang, ayoko din ng ganun. Nasa middle ako lagi. Kapag alam ko hinihintay na ako, nagmamadali na ako, pero on time pa din. Pero may mga times na ayoko kasi naghihintay. So nabibwisit din ako kapag pinaghihintay ako na may pinag-usapan kayo. Tapos lagi siyang matagal, hindi uubra sa akin yan, bahala ka dyan. Pero I end up na hinihintay ko pa din siya. Pero hindi, naiinis. Ganun. Oo, naiinis na ako. Lagi kong sinasabi na parang, hindi na. Pero mamaya-maya, okay na naman. Okay. O ano, Neil, pinapaalis ka na nila sa toko. Anong Neil? Neil, pinapaalis ka na daw sa toko, hindi ako. Wala. Oh, ano kaya to, Dave? Hindi ko sabaw na sabaw na si Moren. Next question. Hindi nauubos ang food ng jowa mo. Tapos ikaw yung parang pinapaubos niya. Ako yung pinapaubos. Pero kapag ka sinasabi ko na talaga na ano, promise, hindi ko na kaya talaga. Mm-mm. So, wala. Ala, naghintay daw si Zaira ng 1 hour and 30 minutes. Oh! Oh! Naghintay! Ang attitude! Sa airport! Ang attitude! Tapos sabi niya, Zay, okay lang yun. Oo, sabi niya, hindi. Okay lang daw. Attitude! Hindi, actually Zay, sabi niya ganito. Wait lang, explain ayoko, ko yun. Ayoko, red flag hindi, yun. Hindi, mag-call na lang later. Hindi, explain. Zay, ako bahala, SB, basta SB pagbalik ko dyan. Hindi, explain ko ha. Yung 1 hour and 30 minutes kasi, sa airport yun. Kasi... pumunta na siya doon ahead of time. Tapos ang nangyari, ang naka-check-in kasi yung mga baggage ko eh. So ang nangyari, hindi ko kasalanan kasi yung airport mismo yung matagal nagpalabas ng mga bag. So alam naman, 'di ba, iwan ko yung ano. So yung mga ganun, yung mga reasonable, alam ko naman na reasonable na mga bagay na 'yon. Kahit magtampo siya, I mean, alam ko kung paano i-defend yung sarili ko. Kasi reasonable, hindi naman ako yung
nagmabilis nga ako noon eh. No? Kahit malino. Sige, mag-call na. Guys, abangan nyo na lang sa content ko kung paano susuyo si Jet. True video call later. Oo, na-zaira ko. Sorry. Ganun. lang. Oh, pero dumako naman tayo dun sa food. Yung pinapaubos nga. Ako, ano, inuubos ko talaga. Pag, kung busog na ako, pero kaya ko pa. Kaya pa ng storage ng chan ko. Inuubos mo? Inuubos ko talaga. Kasi, dun siya, kinikilig siya dun. Bakit? Zaira, bakit naman? Kinikilig siya nun. Uy, say. Oo, parang, pag, ano, ayoko na. Tapos sabi ko, oh, ano na? Ubusin mo. Tapos pag inuubos ko, parang, gumaga siya. Ang cute! Ganun, parang, ano bang meron na? Hindi, kasi it feels like, parang, pag hindi mo kayang, parang, ikaw yung magiging, ano yung maninindig? Maninindigan. Now, maninindigan. So, kung ano yung sinimulan ko na alam kong hindi ko kaya. Parang ganun kasi yung ano eh. Alam nyo naman kaming girls, medyo corny kami sa mga bagay-bagay. But it feels like sinusundan mo kung ano yung naumpisahan ko. Kaya siguro siya kinikilig. Ikaw naman, Mitch. Alam mo, sa akin, ako naman yung kinikilig pagdating sa ganun. Pero hindi ko pinapalata. Minsan so, yung babae yung laging nag-uubos ng food mo? Hindi. Yung babae, yung partner ko yung nag-uubos ng food. Kinikilig siya, I mean, Morings. Kasi, syempre, nagugutom din siya. Home scene. Talagang hindi ako, talagang tira-tira na yung papakainin sa akin. Gutom na gutom na. Kikiligin talaga ako. Kahit naman sino kikiligin naman ako. Tapos binigay niya. Oo, yung tipong sumisigaw na yung chan mo. Gumaganon. Joke lang. Dapat ganun, parang sa akin naman, kinikilig ako yung na parang na-appreciate ko yung ano, na-appreciate ko yung effort. Yung effort sa ganitong katawan ba naman mga mabasa yun. Binibigyan ka. Thank you. Sa akin, na-appreciate ko. And pag di ko na rin naman kaya, ano, pero sobrang na-appreciate ko yung ganun kasi ayun yung mga maliliit na bagay na alam mo minsan na-value mo. Diba? Parang nakaka-ano siya, nakakataba ng puso. Pag ganun, so nakakataba rin yung katawan. At actually, hindi yung kailangan ko. Kaya nga, diba? Pag nakikita nyo ngayon katawan ko, kung wala lang tong ano, una na to. Baka the house of collab yan. Zay, sabihin mo nga, baka the house of collab. Baka the house of collab. Bakit? Ganun ka ba? Hindi, may si ano, Zay. Oh, next. Ito naman. For example, Zay, sorry, itatopic namin to. Kasi ito talaga. Yeah. For example, you are both single. Alisin muna natin kung may mga jowa kayo partner. Hindi, alisin na si Zay. Hindi! Alam mo, sa question na yun, baka ako yung alisin. Hindi, Zay. Ito, ano to? Abangan niyo po ang pagharap ni Jet. Hindi, topic lang talaga to. So, for example, single kayo or ano. Okay lang ba sa inyo yung mga single moms? For example, pag nagkagusto kayo sa single moms, okay lang. Hindi naman siya nagiging issue sa buhay niyo. Na may nagkagusto sa'yo yung single mo, tapos gusto mo din. Yung parang okay lang sa... Hindi naman, I mean... hindi, if ever lang. Ay, ikaw na nga muna. Sige ako muna. Alam nyo guys, nagkaroon ako ng relationship na single mom. Totoo? We? Yeah. Totoo? And, pero una talaga, hindi ko talaga siya alam. Alam na mga tao yan. Hindi mo alam na may anak siya. Hindi mo alam. Pero, as the time goes by, na-accept ko naman siya, pero, alam mo yun, marang... Alam mo kasi sa culture natin, mga Pilipino at mga, ayan, na ang hirap din. Sabi bakit? Ni Neil, good luck Jethro, umiinit na si Zaira dito. Hindi! Natatawa ako sa comment. Feeling ko may susuyo talaga mamaya. Ayun, para sa akin, nagkaroon na ako. Pero nung una, hindi ko talaga alam. Mm-mm. Na hindi rin naman ano talaga. Ano yun? Talaga intention niyang tinago sa'yo? Hindi. Or hindi mo lang tinanong kaya hindi niya na rin sinin? Feeling ko hindi ko tinanong pero ganun na nga. Pero di ba pag sa mga ganyan, dapat maging open ka na whether itanong or hindi na parang, hindi. Uy, I have a kid ah. Pwede ko naman. Actually, pwede ko na sabihin since tapos naman eh. Hindi ko nga alam yung tunay na pangalan that time. Uy, literal na nilalagnat pala si Zay. Ayun. Hindi ko alam yung tunay na pangalan. Also, age. Parang, alam mo yun, sobrang bilis lang nung nangyari na hindi ko alam yung pakiramdam nung muna nung nakita ko yung bata. Kasi medyo may edad na. So, ayoko na lang banggitin since, syempre, ano yun. Mahirap sa akin in a way na, paano ko ipapakisamahan yung bata na parang ituturing ko siyang anak? Pero, hindi naman issue sa yung single mom, yung sa anak lang talaga, parang ganun. Na parang, wala, paano kaya? Magiging tatay ba ako dito? Parang ganun lang. Hindi naman issue as long as, ipapakita sa iyo nung partner mo. So okay lang sa iyo na single mo. Kasi for example, uunahin ko lang yung kay Selena. Si Selena kasi na-interview siya sa isang sa mga episode. Tinanong siya if okay lang ba sa iyo na parang ko yun. Oo, na may anak or some. Sabi niya hindi. So meron talaga mga tao na ayaw talaga nung may anak or single dad or mom. So ikaw okay lang.
Oo. Actually, okay lang. Kasi as long as pag minahal mo yung tao, mamahalin mo rin yung past niya. Sabagay, oo. Oh. Ikaw naman. Zai, wala to ha. For example, pwede ba? Makamag-away kayo. Zai, wala to ha. Pero usap na lang kayo mamaya. May time pa naman mamaya pagtapos na itong... Hindi, ako, actually... Parang ano, parang... As a guy lang naman, di naman jojowain. Pero ikaw, as a guy, okay lang ba sa single mom? Eh, tatanong ko kay Zai. Kung, ay, hindi pala. Kung wala namang... Kung kaya kong sumuyo mamaya. Ay, hindi. Kung wala namang ano... Walang Zai? Hindi. Hindi, wala. Mamaya na lang. Ba't daw nandito si Mitch? FNC na po siya, hindi nyo alam? Hoy, hindi guys. Busy ta lang. Actually, kung ano... Eto, si ilagay na lang natin. What if si Zai yun? Oo, single mom, diba? Si Zai. Tapos, tatanggapin mo, siyempre si Zai yun eh. Hoy, ang galing mo mag-isip doon, be. Na, oh, Zai. Sige, de, ganun. Hindi, kung ano, ito ha, sasagutin ko. Kung wala namang problema sa attitude, ganun. Mm-hmm. Kung wala namang problema sa pag... pagka-ano nyo, pagka ng, yung getting along process nyo. Kung wala namang problema, tapos pinaalam niya. Lumulusot. Tapos pinaalam niya na eto, may ganito, eto yung situation, may ganito. Are you willing to accept me? Ganon. Ganon, parang, if kaya mong, if sabi kaya, niya, yi, ayaw manuhi. Safe, red, safe ka sa mga. Hindi, ganun. Pag ganun, siyempre kung si Zion, wala akong problema. Ganun. Siyempre si Zion eh. Kaya nga, pero kunwari, kung si Zion tapos hindi pa kami kakilala, tapos ganun yung nangyari. So, okay lang sa akin. At least, kung ano din, depende sa situation din, kung wala na talaga yung sa daddy ng bata, ganun, kung wala ng problema. Kasi kung may problema pa kasi, Ayoko nun. Mm-mm. Parang, kapag madadamay ka na lang din naman, ayoko na lang. Oo, no, diba? Pero kung wala na talaga, kung siya yung iniwan, ganun. Tapos, in love siya sa akin, tapos in love din ako, ganun. Okay lang, wala akong problema. Ikaw, balik na rin natin tanong sa'yo, paano kung single dad naman yung nangliligo sa'yo? Sabi, ako medyo... di siguro. Paano pag single dad si ano? Hindi, kahit single. Si Levin. Hindi. Parang, sabi ko nga sa inyo, I really wanted to create a family of my own. Parang gusto ko yung talagang, kami yung start. Parang ganun. Again, depende naman kasi yan eh. Iba-ibang, kahit regardless kung gaano kita ka gusto, if my principle and values and yung mga pinaniniwalaan ko sa boy is like that, talagang hindi. No matter how much I like you. Hindi talaga. Siguro I can say I like you, pwedeng maglalandian, pero yung sabi na mag-go through. Ah, open ka pa rin sa salitang naglalandian? Okay. Oh, tapos na yung question. Guys, uy! Our time has ended! Thank you so much! 9:31 na, and guys, uy, grabe, sobrang na-enjoy ko tong ano, sobrang na-enjoy ko tong idea na to. Maraming salamat. Sana na-enjoy mo talaga. Sana na-enjoy mo siya. Feeling ko talaga, feeling mga ilang oras tong ano, soyuan to. Yes! Oh, mag-thank you na kayo. Thank you so much, guys, for having me and your... Dito ka naman na everyday. Sabihin mo, abangan ka lang, nila. Seryoso na. Okay, guys, thank you so much guest sa akin dito. Ayan, thank you, Sir JV, sa FNC family. And sana supportan nyo lang lagi ako sa The House of Collab Season 4. So, thank you so much. Ayan, yeah. So, thank you din, guys, sa mga nanonood at hindi tinawag ka ni... Girls Next. Pwede! Yes! Thank you din, guys, sa... Thank you din guys sa panonood and sa mga nagstay and thank you sa mga nag-participate din, nagko-comment, comments, tapos kino-comment din nila yung side nila about
sa question, ganun. Thank you so much, guys, ah. And thank you, Morengs and Mitch. And may na-learn din ako kahit... Sobra. Oo, ganun. So yung pag-Watsons, watch yeah. out next time. Parang pili ko iba-vlog. Shopping na tayo. Pili ko iba-vlog nila yan. Watch out tayo. Iba-vlog na kayo. At ang paglusot, ha? Tatutunan ko rin sa'yo kung paano lumusot sa mga bagay. Hindi ba na? Sige. Sorry. Pero guys, again, mahigit isang oras po ulit ang ating pinagsamahan at mahigit isang oras po muli ang ating na-spend para magkwentuhan, chikahan at syempre tawanan. Dito pa rin yan sa The House of Advice presented by, by The House of Fairfax Network Channel. Once again, this is Gandang Morning saying being different is okay. Bye! Sinetch Itay.